Imbaga. Bigat ka na kayo amin. Magandang umaga po. Good morning sa inyong lahat. It's Monday morning at umpisahan po natin ng tama ang ating araw. Unahin natin muna magtagubilin, manalangin at tayo po ay humingi ng gabay sa ating mga paggawa. Para sa araw na ito, tayo ay patnubayan ng pumay kapal sa ating anumang bagay na gagawin. Live po tayo napapanood ngayon sa ating social media account sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. Dahil Monday, tayo po ay mayroong segment na Rise and Shine dito sa Good Morning Kuya. Sa tulong at awa ng Panginoon, kung tayo po ay may buhay at lakas, every Monday makakasama niyo po kami dito sa ating segment na ito ng Good Morning Kuya. Ito po ang Rise and Shine. Kami nag-aanyaya sa inyo. Samahanin niyo kami sa kabuuan ng atin pong palatuntunan ngayong araw na ito. Sa amang panig ng daigdig kayo, naroroon at nakamonitor, hindi man po good morning ngayon sa inyo o hindi man morning ang ibig kong sabihin. Kung ngayon po ay gabi, hapon, tanghali, sa iba't ibang panig ng daigdig, anumang time zone kayo, naroroon. Good morning na rin po mula naman sa Pilipinas. It's time to rise and shine. At ngayong araw po ay makakasama natin bilang virtual audience ang ilan po sa ating mga kapatid sa MCGI o sa Members Church of God International, Baguio City Chapter. Naroon natin representative si Brother Jonathan Perez live dyan sa Baguio upang tayo po isama-sama kumabot sa ilan sa ating mga kapwa-tao na narin yan. Brother Jonathan, good morning sa inyo dyan sa Baguio. Rise and shine! Good morning, Kuya! Kasama po natin ang ating mga kapatid dito sa Baguio City Chapter. Kasama po kami sa pakikipagsaya at pakikipagkaisa sa programang Rise and Shine. Back to you po, Kuya! Maraming salamat, Brother Jonathan. Pagbati sa inyo po lahat at dyan sa ating mga kapatid sa Baguio City, pati yung ating mga nasa virtual audience. At alamin na lamang po ninyo dyan sa lugar ng Baguio yung mga schedules natin ng atin pong medical mission na isinasagawa ng MCGI. Mayroon po tayong continuous na medical mission din sa area po ng Baguio sa iba't ibang mga barangay po dyan. Meron po tayong mga schedule na pwede ninyo malaman sa inyo pong mga barangay captains para makapag-avail naman po yung ating mga kapwa-tao ng atin pong mga serbisyo na ibinibigay sa kanila at libre po ang mga serbisyo po na yan. Pagbati sa ating virtual audience, sa Shano family, Sister Crisanta and Brother Amor Orsino, Brother Biernes and family, Casilla family of Itogon Benguet, Sister Nancy Tulas and family, Paking family, ang MCGI Martyrs Club of Baguio City, ang MCGI Productions Baguio, officers and servants, Benguet and Mountain Province. Samahan niyo po kami. Salamat sa inyong pagising ng maaga ngayong araw na ito ng Lunes. Marami po ang nagkakasakit dahil sa pabago-bagong panahon. At ngayon nga, dahil pumasok na ang bear months at ngayon ay November na. Ay naku, talagang nararamdaman na po natin na iiba na naman ang klima. Ang payo po ng mga doktor, palakasin ang ating mga immune system. Kaya panoorin nyo, itong atin naman po ngayong lulutuin na sinasabi po nila, ang claim po tungkol dito ay immune system booster daw. Ito pong lapu-lapu scallops soup dito po sa ating cook. Good morning, Kuya Rice and Shine, mga kasambahay. Dahil malamig ang panahon, uso ngayon ang mga sakit. Marami tayong kalaban, si ubo, si sipon at si trangkaso. Kaya kailangan natin ng mandirigma. Kailangan natin si Lapu-Lapu and Friends. And Friends? Kaya magluluto tayo ngayon ng seafood soup, pampaboost ng immune system. Ang lulutuin natin ngayon ay Lapu-Lapu scallop soup. Tara, magluto na ta! Let's cook it right! Ito ang ating mga ingredients. Oil, fish, scallops,
celery, onion, carrots, corn, zucchini, potato, salt, black pepper, paprika, thyme, crushed tomato, chicken stock. Una, gisahin natin ang onion, celery at carrots. Gisahin natin ng mga 3 to 4 minutes. At pagkatapos nito ay isunod naman natin ang patatas, zucchini at corn. Lutuin lang natin to ng 5 to 10 minutes, saka takpan. At ngayon naman ay halo natin ang tomato, chicken stock at mga seasoning. Takpan natin at pakuluan ng 30 minutes. Ihalo na natin ang scallops at lapu-lapu fish. Takpan at maghintay ng 30 minutes. Ayan, luto na yung ating lapu-lapu scallop soup. Ayan. At alam nyo ba na ang scallops ay high in magnesium? Tumutulong sa pag-relax ng mga daluyan ng dugo. Antidote kapag ikaw ay may sakit at dagdag brain power. Brain power? Oo. Kailangan ko yun. Tara, tikman na natin. Sige. Huwag natin kakalimutan na bago kumain, manalangin. Hindi nyo ba na itatanong kung bakit tuwing nakakagawa tayo ng mabuti ay mayroong kakaibang pakiramdam tayong hindi maipaliwanag. No? Parang sabi nga nila, mayroong kasayahan kang nararamdaman at atin mong isang bagay ito na na-experience, no? Tuwing gumagawa tayo ng kabutihan. At nakakagawa ng kabutihan sa ating mga kapwa-tao. Ano kaya ang sinasabi dito ng siyensya? Panoorin ninyo sa Now You Know. Nakaka-good vibes, masarap sa pakiramdam, at nakaka-inspire. Ilan lamang yan sa nararamdaman natin kapag nakakakita tayo ng gumagawa ng mabuti. Pero bakit nga ba masarap sa feeling, lalo na kapag ikaw mismo ang gumawa ng kabutihan? Helper's High ang tawag sa masayang pakiramdam pagkatapos gumawa ng mabuti. Ito ay dahil sa endorphins o ang feel-good hormones na inilalabas ng ating utak. Bukod sa pagiging masaya, nagbibigay din ng pakiramdam ng contentment o pagiging kontento at pagiging mapagpasalamat ang paggawa ng mabuti. Dagdag pa rito, less ang stress ng mga mapagbigay ayon sa pag-aaral ng isang social psychologist. Ito ay dahil sa mababa ang level ng cortisol o stress hormone ng mga taong mapagbigay. May benepisyo din sa physical health ang paggawa ng mabuti. Sa isang pag-aaral ng Carnegie Mellon University, mas mababa ang risk na magkaroon ng hypertension ang mga volunteers o ang mga taong naglalaan ng oras para tumulong sa iba. Ang paggawa ng mabuti ay talaga namang nakaka-good vibes. Pero bukod dito, laging tandaan na ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Now you know! Ito po pag-aralan ninyo, no, bulay-bulayin, ika nga. Basahin po natin ang nasa Dos G's ng sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso. Ang sabi po, sapagkat tayo'y kaniyang gawa, nanilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa
na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Try to observe at tignan po natin ang reality, no? Kapag ka tayo po ay nakakita ng isda na wala sa tubig, na hindi siya maaaring mabuhay doon ng matagal at uneasy siya. Ano mang creatures na makikita ninyo na ilalagay mo sa environment na hindi naman talaga taga doon siya, hindi siya makakaramdam ng magiging at ease siya. Eh kung sinasabi po ito na tayo'y kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Eh kung tayo po para sa mabubuting gawa, syempre pagka nakakagawa ka ng mabuti, makakaramdam ka ng kasayahan dahil tayo ay ginawa, tayo ay nilalang, sabi kay Kristo Jesus, para sa mabubuting gawa. Para lang yan makina, pagka ang makina ay diesel at nilagyan mo ng gasolina, hindi maganda ang andar. Pero kapag gasolina siya talaga, nilagyan mo ng gasolina, magiging maganda at smooth ang kanyang pagtakbo. Kaya po, ang tao na nilalang ng Diyos, nang lalangin siya, ang sabi doon sa 7 ng Ecclesiastes, nilalang ng Diyos ang tao na o ginawa siya na matuwid, na ginawang matuwid ng Diyos ang tao. Ngunit nagsihanap siya ng maraming katha. Kaya nga pagdating doon sa sulat naman ni Pablo, sinasabi niya sa 2G ng Efeso na tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Hindi po katakataka yun na kapag tayo ay gumagawa noong mabuti na kung saan tayo ay nilalang para sa mabubuting gawa o tayo'y gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa, talagang mararamdaman mo yung feeling na yun. At sa kabilang dako naman, kapag ka hindi pa pinatitigas ang ating mga puso, eh talagang mararamdaman mo pagka nakagawa ka ng masama, yung sinasabi nga nila na meron kang guilty feeling. Kaya hindi ba mas maganda na ang atin pong mapagsikapan talaga sa buhay ay kung paanong makagawa ng mabuti. Dahil ang sabi nga ni Pablo sa bilin niya kay Timoteo doon sa 3:17 ng kanyang sulat, ang tao ng Diyos upang maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Kung tayo po ay tao ng Diyos, di ba na lamang kung ikiklaim mo talaga na hindi ka tao ng Diyos? Dahil ang tao ng Diyos, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa upang siya nating lakaran, inihanda na ng Diyos buhat pa ng una. Ang paggawa po na mabuti ay walang pinipiling lugar. Kahit na naglalakad lang tayo sa labas ng bahay, marami po tayong pwedeng magawang mabuti sa ating mga kapwa-tao. Narito po ang ilan sa mga tips kung nais nating makagawa ng kabutihan kahit naglalakad lang tayo sa kalsada. Panoorin niyo po sa ating You Can Do It. Ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa ay utos ng Diyos at nasa Biblia. Hindi ito laging kinakailangang malaki. Hindi natin kailangang gumastos ng libo-libo para masabing nakagawa tayo ng mabuti. Mayroong mga simpleng paraan para makagawa ng mabuti kahit naglalakad ka lang sa kalsada. Kagaya ng pagpulot ng basura sa daan. Simple, pero malaki ang maitutulong sa kalikasan at kapaligiran. Kung may extra pera ka naman, maaaring magtabi para ready na ibigay kung sakaling may madaanan kang nangangailangan. Tandaang maaaring maliit lang ito sa paningin mo, pero malaking tulong na sa iba.
Kung higit naman sa sapat sa ating pamilya ang naipamili nating groceries o nailutong pagkain, bakit hindi natin i-share? Ilagay sa disposable na container, isama na rin ang kutsara at tinidor at ibahagi sa mga nagugutom sa daan. Siguraduhin lang nating malinis at masustansya. Mag-donate. Maglaan ng oras na maghanap sa inyong bahay ng mga gamit na hindi mo na ginagamit at mapapakinabangan ng iba. Halimbawa, mga items katulad ng damit, libro, mga laruan, gamit ng bata, at iba pa. Siguraduhin lamang na ito ay nasa good condition. May kasabihan nga na one man's trash is another man's treasure. Ang bagay na akala mo ay hindi na mapapakinabangan ay pwede pang magamit ng iba. Maging mapagmasid sa iyong paligid, ang paggawa ng mabuti, gaano man ito kaliit, ay makakatulong sa iba. Halimbawa, naglalakad ka papuntang trabaho at sa daan ay may nakita kang isang matandang babae na hindi madala ang kanyang binibitbit, mag-offer na bitbitin ito. Isang bulag na hindi makatawid ng daan, mag-offer na tumulong para makatawid ng daan. Ang pagtulong ay hindi lamang physical or financial, maging ang iyong oras at lakas ay mahalaga din. Ano man ang inyong paraan ng pagtulong sa kapwa, tandaan palagi mga kasangbahay na ang pagbibigay at pagtulong ay dapat nagmumula sa mabuting loob. Dapat ito ay kinukusa at hindi pinipilit sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Kami po ay nag-aanyaya sa inyo sa patuloy naman po nating mga pagtalakay ng iba't ibang mahalagang bagay sa ating mga programa dito po sa UNTV. At ganoon din naman, ang MCGI Channel ay isang plataforma po na ating ginagamit upang maiparating sa ating mga kapwa-tao ang iba't ibang mga bagay at issue ng buhay na atin naman pong pinag-uusapan mula sa mga katwirang nasa banal na kasulatan. Paki-like, share, and subscribe po ang ating MCGI channel. At ang atin pong mass indoctrination ay nagpapatuloy naman. Yan po ay alas 7 ng gabi. Ang mass indoctrination po na ating ginagawa ay pag-aaral naman yan ng mga doktrina ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, inyo po lamang puntahan ang ating pong mga social media platforms, ang ating pong mga program dito po sa UN Television at sa iba-iba pa pong mga paraang ginagamit natin upang makarating sa ating mga kapwa-tao. Sa pagkakataong ito, alamin naman natin kung ano ang naging resulta ng ating one-week challenge sa ating mga teens. Nakabuti kaya sa kanila at ano ang kanilang plano? Plano na ba nilang ituloy-tuloy ito? Panoorin natin sa Challenge Accepted. Hugas po, hindi ko siya magagawa dahil sa mga project namin sa school, mga gawain sa school. Kaya ko naman po, kaso kailangan kasi sa school namin na matapos agad, ganun-ganun. Patama ko kay Mama Ugtan siya kung pag laba kay, hindi kayo na ko makaya na walang mga hugaw, mga yan na. O kaya makonsensya ko kay Mama kay sahay na maka, ay kabalugod ko nga, makaya na ako. Tawa tulong, makaya man ako para makatuon, maglaba, magplansya. Like, ano po ko, konsensya ko sa kay, na ako'y privilege time para mahimo, pero dili na ko mahimo kay tungod lang kay, na ako'y mga unnecessary things nga ginabuhat. Kanang mauna po sa talents ka, kanang lakot na niya, tapos magkatabang kami sa talents ka, ilo kayo. Ako po si Jumar Sumagang, 43 years old. Katira po ako sa Davao City. Ang trabaho ko po ay construction worker. Sa isang linggo na gawain niya na nag-improve yung paghugas ng plato, minsan lang yun na mangyari. Na-realize man ako siya nga kaya manunta na ako himo ng mga hugason. Pero makalimot lang ko usay nga na din mga hugason, maunang maistoryahan ko nga maghugas na. Pero kung manay mga hugason sa lababo, kusa na ako ginahimo na dili na nagapaistorya nila papa, mama. Ang trabaho mong gud sa tuwa nga ikaw mo ang magulang,
So kailangan namin mo, tabangan nimo kami, imo mama nga dili nang ta ka magpasugo. Na muna, gusto na ko mausap na imong ugali nga ingana. Naman po kayo improvement sa imong paglihok nga, naman po yung trabaho, yung trabaho mong higa, pero gusto lang na ako nga kanunay, mutabang higa sa imong mga magulang. Pa, pagbutihan na nga mabago ni akong ugali na dili na magkuan sa inyo ha, sa awat tulong ng Diyos. Ako po si Nola Nacario, 48 years old. Taga Davao City at ako po ay isang virtual assistant po. Nowadays, kahit na hindi po siya nag-aas ng help, with my supervision, LC to it na maayos din po yung pagpa-plansya niya dahil yung mga bata hindi po marunong mag-plansya ng tamang pag-plansya po. Na-realize na ako na kabaluman day ko mag-plansya. Kung na-realize na ako na dali radyod mag-plansya, iradyod ko tiyaga sa mga nganang butang. Labaw na sa pantalon kay Galiso jud ko kay kailangan pa siya kanang baliktaron para ma-proper lang jud pagka-plan siya. Ang message na ko sa imong boy is kung anong ginatudluan ta mo maging independent kasi not all the time na ami. Pagka mo na sa inyong kinabuhi, kabalo na mo mag-handle. Pagbuti yun, sad ako, ako ang tungkulin akong mga gawain o mga schoolworks kay para na ano dyan akong future kay nang makaya na po na ako na kami lang sa akong mga igso. My name is Gerson Traveño. I'm 44 years old from Davao City, isa pong negosyante. Ako po si Doris Traveño, 37 years old from Davao City. Ako po ay isang virtual assistant. Ang mga gawaing bahay na need for assistant para kay Shekinah at kay Paul is yung kay Shekinah yung pagluluto. Yung kay Paul is yung pagtutupi ng damit. Sa nakalipas na isang linggo, I think nagpapatulong naman din po sila pero may mga improvements na. Na-realize ko na ang sarap pala sa feeling na nakagawa ka ng, nakapagluto ka ng sarili na gawa. Realize na ko nga kaya man din ako buhaton nga maayos, nga dili na kailangan ng help nila mom and dad. Lipay po kay syempre sa kaninga challenges. Naka ano sa ila og burden, nakadawa sa lag burden din. Nakagawa po ko ganun. Sanang maayos. Advice ko is sana Shekinah ipagpatuloy mo yung ginagawa mo. Hindi lang sa challenge lang, kundi consistent yun na everyday ginagawa. Since malaking tulong na din yan na hindi na din kami mabibigatan. Yung kung kayo nag-effort ka na yung mga sa school, dapat mas pagsanayan mo yung bahay kasi majority of your life you will spend it to your ano dun sa bahay. And itong challenge na to anak, maganda ito. Huwag mong tigilan ito. Kung pwede karirin mo na yan, ha? Thank you sa ano for all sa mga pagstorya sa amo na sabtan ginamo and buhaton pa namo na not as just practice lang pero amo na gid siyang buhaton for ano na gid. Yeah, thank you sa sacrifices and all. Thank you, my daddy, for this and ipadayon gid nako ning pag akong gipang buhat sa house. Ipadayon gid nako ang tanang inyong gipang tudlo. Kuya, challenge ako. Salamat po. Sa Diyos. Sa Diyos.
Balikan naman natin ngayon ang atin pong mga kapatid dyan sa Baguio City, ang members ng Church of God International sa Baguio City. Kasama po natin upang umabot sa ating mga kapwa-tao bukod sa ating mga kasama ngayon sa virtual audience. Makakasama po natin naman ang ilan sa kanila dyan po sa lugar ni Brother Benedict Galasan para tulong-tulong tayong umabot sa ating mga kapwa-tao. Brother Benedict, good morning sa inyo dyan sa Baguio City. Rise and shine! Yes, good morning po Kuya at Rise and Shine sa ating mga kasangbahay. At nandito nga po tayo sa Baguio City, Kuya, at nakilala natin si Aling Maribig. Si Aling Maribig po Kuya ay naging recipient din natin sa isinagawang medical mission kahapon dito po sa Baguio City, sa Barangay Kias, dito po sa Baguio City. At yun po ang naging activity ng MCGI dito po sa lugar ng Baguio, medical mission. Tapos nagkaroon din po ng pamimigay ng ayuda sa ating mga kababayan dito sa area na ito. At si Aling Maribig po ay mayroong apat na anak Kuya. Meron po siyang grade 11, may grade 3 at meron siyang grade 1. At meron pa po siyang 2 years old na maliit na anak. At ang asawa naman po niya ay nagtatrabaho bilang construction worker. So sabi po ni Aling Maribig, hindi po sapat yung kinikita ng kanyang asawa. Kaya maging siya po ay naghahanap buhay. Meron po siyang alagang ilang manok sa kanilang bahay. At ang ginagawa niya po para may pagkakitaan siya, kapag nangingitlog daw po yung mga manok na yon, yun naman daw po yung inibinebenta niya sa ilang mga tindahan dun sa lugar nila. Pero dahil daw po sa obserbasyon din po niya, pag maulan o malamig, hindi daw po nangingitlog yung manok, mas mababa daw po ang pangingitlog. Kaya gaya po ngayon, wala po siyang nadala na sample po ng kanyang itinitinda. Pero pag wala daw po siya po yung panindang itlog, ang ginagawa po niya ay nakikilabada siya sa kanyang kamag-anak din nila para kahit papano daw po makatulong sa kanyang asawa sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Pero naging dagdag pa po dyan Kuya dahil 2021 na-diagnose po si Aling Maribig ng diabetes. So meron na rin po siyang maintenance ngayon Kuya. Umaga at gabi ay nagme-maintenance siya ng insulin. At narito na po si Aling Maribig Kuya. Makakausap niyo po siya. Magandang umaga po Aling Maribig. Good morning po. Magandang umaga rin po Kuya. Salamat po sa pagpapaunlak ninyo sa amin ano na kayo po ay aming maabala ngayong umaga na ito. At kayo pala nga ay naging recipient ng ating medical mission kahapon. Kaya po nalaman din namin na kayo po ay mayroong kasalukuyang karamdaman at nag-i-insulin na pala kayo. Paano po ninyong nasusukat araw-araw yung inyo pong sugar level? Meron ho ba kayong nagagamit na pang-test? Wala po. Doon po sa barangay po namin, nagpapakuha po ako ng ano, pala sa sugar po. Gaano ho ba kataas ang inyong sugar? Gaano ho kataas ang sugar level po ninyo? Pag minsan 140, 300 po pag minsan. Pag doon po yung nakukuha, yun po. Kayo ho ba ay nasa lahi po? Opo, nasa lahi niyo po ba yan? Opo, opo. So, everyday pumupunta pa kayo po ng barangay? Opo. Magpapakuha po ng dugo. Oh, mahirap din ano. Oh, sige po, Aling Maribig. Meron kaming kaunting alaala sa inyo ang MCGI siguro para hindi kayo din mahirapan. Meron po tayo diyan ang glucometer na ibibigay po sa inyo. Ano? Loobin ng Diyos, sana po ay mapakinabangan ninyo at makatulong naman sa inyo. Hindi niyo na kailangan pumunta sa barangay. Ano? Magamit na ninyo. At meron po tayong ilang grocery items diyan kasama ng alcohol, ng face mask para po sa inyo. At may kopya po tayo ng Bible dyan. Sana basahin po ninyo. At iyan ang higit na atin pong magiging gabay sa ating araw-araw na buhay, yung mga salita ng Diyos. At huwag kayong makalimot na manalangin palagi, humingi ng awa sa Panginoon para tayo po ay kanyang patnubayan. Kayo po ay nagtitinda ng itlog
Ano po ba ang iba pang pwede ninyong maitinda? Ano po ang iba pang pwede ninyong itinda para po mapagkakitaan? Wala, mayroon po kasing istorbo doon sa amin, kaya hindi po pwede yung ibang magtinda. Marami po nagtitinda. Kaya yung ano lang po namin, yung itlog, ilan po. Ilan po yung pwedeng itinda. Opo. Ilan pong pwede kong itinda. Wala na pong iba. Paano po yun ba? Humahango po ba kayo ng itlog? O yun po ba ay binibili na ninyo? O yun ay consignment lang? Consignment lang po. Yung pag halimbawa kung nakadalawang trade, i-deliver ko na po sa ano, sa store. Yun lang po ang ano. O sa mga manok po. Dalawang trade lang po kung ano, meron na po. Para may pambili lang po ng pagkain ng manok, yun lang po ang ano. Parang nagra-round lang po lang yung ano. Yeah. Sige po, Aling Marivic, ano? Meron din kaming kaunting alaala sa inyo, ang members ng Church of God International o ang MCGI. Ngayon po, kasalukuyan naman, nandyan din po tayo sa Baguio, ano? Meron po din tayong coordinating center dyan. Kung sakali po meron kaming maipaglilingkod, ay katok lamang po kayo dyan sa atin. Bukas po ang atin pong coordinating center kung ano man aming maipagsisilbi. Tayo naman po ay hindi nagtatangi kahit ano po ang inyong religion. Kung meron po kaming magagawa na maitutulong, pagdamutan po ninyo. At sa araw po na ito, meron po kaming kaunting alaala sa inyo. Meron pong ibibigay sa inyo dyan ang ating mga kapatid na 5,000 piso para magamit po ninyo kung sakali pampuhunan po ninyo, mapaikot ninyo sa inyo pong pang-araw-araw kung sakali po ay makadagdag sa inyo pong mga pangangailangan. Ano po? Okay po ba yun, Aling Marivic? Salamat po. Opo, maraming salamat po talaga. Salamat po talaga. Sa Diyos, salamat. Yan, sa Diyos po tayo magpapasalamat. Salamat po. Salamat po. Salamat po. At meron po kami pang ibibigay sa inyo na isang sako ng bigas. Aling Marivic, ano? Makadagdag po sa inyo. At dahil yung mga anak pala ninyo ay nag-aaral at nabalitaan po namin ay kailangan po nila sa pag-aaral yung tablet, ano? Kaya meron din po kaming ipagkakaloob na tablet sa inyo, Aling Marivic. Yan po yung magamit po ng inyong mga anak at sana magamit nyo na din po. Paki-like, share, and subscribe nyo na po yung atin pong MCGI channel. Panoorin po ninyo ating mga palabas po dyan. At maging sa ating mga palabas sa television at sa radyo, pwede po kayo makapakinig. At meron na po kaming food packs dyan. Para sa araw na ito ay meron po kayong kaunting pang-almusal. Pakipasalubong na lang din po sa inyong mga anak at sa inyong mga kasama sa bahay. Para sa inyo po, Aling Marivic, sana po ay huwag kayo laging makalimot, manalangin sa Panginoon. Ayan, magpasalamat sa Diyos. Sige po, Aling Marivic. Salamat po. Maraming marami po salamat po sa Diyos at sa inyo po. Malaking tulong na po sa akin. Salamat po. Salamat sa Diyos. At dyan po sa Baguio City, kagaya ng amin pong sinabi, meron po tayo dyang coordinating center at nandyan din po ating mga kapatid kung ano maipagsisilbi po namin, mapagdamutan ninyo ang amin pong munting makakayanan. Pagpalain kayo ng Panginoon, Aling Marivic, dalangin po namin ang lahat na mabuti para sa inyo. Sana po ay bigyang linaw ng Panginoon palagi ang inyong kaisipan at buksan ang inyong puso. At panoorin niyo po ating mga programa. Lagi tayong magkaroon ng gabay ng mga salita ng Diyos. Salamat po at pagpalain kayo ng Diyos. Yes, Brother Benedict. Po kaya, salamat sa Diyos. Alam natin yung luha ni Aling Marivic ay luha ng kagalakan dahil alam kong naniniwala din po si Aling Marivic na may Diyos na nanalangin siya, humingi siya ng
tulong sa Diyos na siya ay mabigyan ng kahit papano ay tulong sa pamamagitan po ng ating mga kapatid sa MCGI. Yung kanyang dalangin alam nating tinugon ng Diyos sa pamamagitan po ng pagsisikap at pagtutulong-tulong sa tulong at awa ng Diyos sa ating mga kapatid. At salamat sa Diyos, yung iyak ni Aling Maribik ay nakaramdam siya ng lingap ng Panginoon. At syempre kasama po nating palagi ang ating mga kapatid sa MCGI at particular po nandito tayo ngayon sa MCGI Baguio City Chapter at kaisa sa paggawa ng mabuti because MCGI cares! MCGI shines! We love you, Kuya Daniel! Advance Happy Sabbath Anniversary! To God be the glory! Balik po sa iyo, Kuya! Rise and shine! Salamat po. Pagbati sa inyo lahat dyan, mga kapatid, sa lugar ng Baguio City. At tuloy-tuloy po ang ating namang medical mission dyan ngayon. Ongoing po sa iba-ibang lugar ng Baguio City, sa iba't ibang mga barangay. At alamin lang po ninyo ang ating mga schedules dyan. Ano? At tuloy-tuloy po yan na ating sinasagawa sa pakikipag-ugnayan din po natin sa mga barangay officials at sa pamahalaan ng lungsod ng Baguio para po sa isang maliit na paraan ang MCGI ay makatulong sa pag-abot sa ating mga kapwa na atin po namang mapagsilbihan. At salamat po yung ating mga kapatid na kasama pa rin natin sa virtual audience. Sis Amelita Aniversario, pagbati sa inyo, Sis Angelica Lay Soriano, Sister Armalenda Peña Florida, Brother Rene Boy Darigdig, Brother Bernard and Sister Mirna Wesley, Brother Alimar Kalangad, Brother Ben Kebeng Fernandez, Brother Herman Bugtong, Sister Eloisa Packing, Brother Jimmy Abad, Sister Nelda, Brother Simeon Siliatok, Brother Joshua Bantik, Sister Bernadette Enriquez, Brother Miller, and Brother Mark Sherwin. Magandang umaga po. Salamat sa inyong paggising ng maaga at pagsama sa atin at sa lahat ng mga kapatid natin na nandyan sa labas kasama nating umabot sa ating mga kapwa-tao. Pagbati po sa inyong lahat dyan. At panoorin naman natin ang pagsisikap ng isa nating kababayan na senior citizen at kung paanong namuhunan siya ng diskarte para makaraos sa araw-araw. Kahit mahirap, huwag susuko. Una sa lahat ang pagtitiwala sa Panginoon, ating ipagdaing, at tayo'y magpatuloy na lumaban. Opo, Sinresia Pakinggan, 63 years old. Nakatira po ako sa Carmona, Cavite. Dati po, namamasukan nga po sa mga sa Batangas, sa BF home. Malis na po ako. Gawa po ng nagkasakit po ako. Nung po ako'y gumaling, yun, nag-start na po akong magtinda-tinda. Ako po'y nagkukuha lang po ako ng paninda kahit po ako'y walang puhunan. Sa mga pinsang ko po sa pagpuputo, lupa. Sa una ko pong pagtitinda, tumagilid po ang pagtitinda ko dahil hindi ko pa nga po alam po kung paano. Nagkulang po ako ng pagbibigay sa aking kinuhanan ng pagkain. Paturo ako sa kanya kung paano para hindi na po ako malugi. Pag natapos ko po ang pagtitinda ko, saka po po binabalik ang pinagbilhan. Tubo lamang po ang napapunta sa akin. Ako po'y naalis dito ng mga 4 o'clock. May pick up po ako ng aking mga paninda. Tinitinda ko po yon. Matatapos po ako magtinda dyan eh, mga 10 or 10.30. Ang gawa ko po, pag po naubos na yung paninda ko ng kakanin, napunta po ako sa bukid. Na-pick up po naman ako ng mga gulay. Hanggang alas 12 po, nagtitinda ako. Misan po, pinukuha na rin ng iba kong suki sa tindahan para nga raw ako'y makauwi na. Pag po naman hindi nauubos ang aking tinda, mamahinga lang po ako ng mga 3 oras. Alas 3 po, ititinda ko na rin po dito para po maubos. Doon po sa lupa, ang kita ko po doon ay 150. Sa puto naman po, ang pinakatubo ko doon ay 120. Tapos po, doon sa suman, 250.
Kaya malaki na po rin pag napagsama-sama. Ang kinikita po po sa isang araw, minsan po ay 450, minsan po ay 350. Yun po sobra, dito ko po ginagamit sa bahay, pambili ng ulam, ano man po mga sabon, shampoo. Yung pong iba, yung naiipon ko po, pag po nahingi ang aking apo, binibigyan ko po rin. Napakasaya ko noong sinabi ng apo ko na sila'y walang mga uniforme. Ako po ang bumili ng mga uniforme nila. Masaya naman po ang kalooban kong tumulong sa kapwa, lalo-lalo na po sa mga anak ko. Yun po talaga ang aking ekspresyon, ang aking mga anak. Kasi nga po, yung mga kakulangan nila, gusto ko mapunuan, eh, wala naman nga po akong income. Ayoko naman po silang tatlad ng mga utang. Kaya naisipan kong magtinda ako para lamang po makatulong ako sa kanila. Ay, minsan po ako sa sikat ng araw, tapos po nauulanan ako. Yun, sa po'y nagkakasakit ako. Doon sa pagtitinda ko po, siguro nasa 2 taon, ganun. Sa pagtitinda sa lansangan, isang exercise na rin po sa katulad nyo sa edad ko. Kaya naisipan ko po magtinda na lamang. Hindi po naman ako mahihiyang magtinda. At hanap buhay po yan. Hindi naman po masamang magtinda. Lalo na ikaw eh, wala kang naargabyado. Wala po naman akong pinagsisisihan. Gawa po nung tama lamang po naman kumita ng pera hanggang kaya. Sa mga kapwa ko nagtitinda, kung kayo may nakaranas ng lugi, bangon pa rin tayo sa awa't tulong ng Panginoon. Una po sa lahat, magtiwala po tayo sa Diyos. Laki pa natin ng gawa at sipag, laban lang. Sa ating pong viewpoint naman ay nagtanong tayo sa ating mga kababayan hinggil po sa issue ng soulmate. Kung sila ba'y naniniwala sa soulmate at para sa kanila ito ba ay totoo. At tignan din natin kung ano naman ang sinasabi ng banal na kasulatan hinggil dito. Wala pa ganun. Pero gusto ko rin maranasan yung malawa ko kung sino talaga yung soulmate ko. Para sa akin, yung soulmate, di mo na may inaasahan yun kung saan mo magdarating yun. Kung talagang para sa'yo, para sa'yo talaga yun. Then, pag ano kayo ng maayos, baka maging maganda yung takbo ng relasyon. Mararamdaman mo naman po yun eh sa isang tao. Pero siguro po, hindi po komo siya yung soulmate mo. Parehas po kayo in same way. Parehas kayo sa ganitong bagay, magkaiba kayo sa ganung bagay. Kumbaga, nasa sa inyo na lang din po siguro yun. Kung magiging soulmate mo talaga siya, ganun po. I believe soulmate is true, no? Kasi kapag pinagtagpo kayo ng Panginoon, di ba? So, hindi pwedeng paghiwalay ng tao. May naghihiwalay, may hindi nagtatagal. Kaya nasa tao pa rin po ang desisyon. Nasa kanya, nasa ano pa rin po kung gugustuhin nilang magsama or maghiwalay. Kasi may mga tao rin po na biglang tinatanda na sa iba. Sa tingin ko, totoo naman. For me po, opo, kasi kung may nakatanda na talaga sa'yo, bibigay ni God yun. Hanggang ngayon ay may naniniwala pa rin na matatagpuan nila ang the one o ang kanilang soulmate. Ang soulmates ay ang paniniwala na may dalawang tao na nababagay sa isa't isa. Pero ayon sa Biblia, totoo ba ang soulmate? Basahin natin muna ang Ecclesiastes Kapitulo 7, Versikulo 29. Narito
ito lamang ang aking nasumpungan, na ginawang matuwid ng Diyos ang tao, ngunit nagsihanap sila ng maraming katha. Sa English, ang sabi diyan, "Lo, this only have I found, that God had made man upright, but they have sought out many inventions." In the world are many inventions. Kaya sa mundo ngayon, maraming umiiral na thoughts or schools of thoughts which are very far from reality. Just like what they call soulmate. It is not true. Biblically speaking, and in reality, it's not true. Why are there people who died without meeting their soulmate? Or who died like a spinster? Namatay na matandang lalaki. Si Kristo, hindi nag-asawa. Apostle Paul did not marry. The minister of the gospel, Titus, Stephen, Timothy, walang asawa. How will you believe that tayo merong soulmate? Kung yun ang totoo, every one of us dapat nakatagpo ng asawa. Ang mananggagaling kung magkakaasawa ka, magkakaroon ka ng soulmate. Do we have to take it in general na tayong lahat may soulmate? Saan ang gagaling? 19:14 ng Kawikaan. Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang. Ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Iyan eh, bigay ng Diyos yan pagkailangan. Pagtapat ka sa Diyos, bibigyan ka niya ng mabait na asawa. Meron kasi, ang nasusumpungan sa buhay, hindi mabait na asawa. Asawa na pain ni Satanas para ikaw ay ihiwalay sa Diyos. Tanggapin mo't hindi, merong mga asawa, hindi sa Diyos. Kakaliwain ka, gagawan ka ng masama, gusto lang sa'yo pera, hindi ka niya mahal. That is reality in life. Not all wives came from the Lord. A prudent wife is from the Lord. But if you have a wife which is not a prudent wife, hindi ang Diyos ang may bigay sa'yo noon. How can you now claim na bawat isa sa atin mayroong soulmate? Hindi totoo yun. Galing yan sa Egyptian mythology. Not from the Bible. Iba't ibang mga issue ng buhay atin pong tinatalakay sa atin pong MCGI channel. At sa ilalim po niyan ay meron kayo pang iba't ibang mga channels na maaaring mapanood. Paki-like, share, and subscribe ang MCGI channel. At ganoon din po, pakipanood niyo ang ating mga programa dito sa UNTV. At kami po ay matagal nang nagsasagawa ng libreng sakay. Noon pa man, years back, meron tayong ginagawa na libreng sakay. At nangyari po yan, nangyayari sa iba-ibang paraan, sa pamamagitan ng bus, ng tricycle, ng kahit ano, ng jeep. Marami po na pamamaraan na ginagawa tayo para magbigay ng libreng serbisyo o ng libreng sakay sa ating mga kapwa-tao. At sa oras na ito, ang atin po namang ginawa ay tinignan natin ang kanilang mga reaction. Papakita naman namin sa inyo. Dahil ever since, meron na pong iba't ibang mga nagiging reaction yung mga sumasakay sa bus na atin pong ginagamit para sa libreng sakay. Tinatanong nila, totoo ba to? Minsan may ganun, ayaw pa maniwala nung iba. Tignan po natin ngayon kung ano po ang reaction ng ating mga kapwa-tao doon sa kanila pong nalalaman na libreng sakay pala o libre pala yung kanilang magiging pagbiyahe sa oras na sila ay masakay sa atin pong ginagamit na serbisyong mga sasakyan para sa ating mga kapwa. Panoorin po ninyo.
much appreciated. 100% talaga, very much appreciated. Yung mga taong ganyan. Na hindi natin alam kung kailan sila darating sa ating buhay. Para sa akin, mahalaga na makagawa tayo ng kabutihan araw-araw. Kasi we will be able to touch lives. Yes, in our own little way, we can make a difference. Kagaya kayo na hindi ko na expect na antok pa ako galing sa field. So, okay, na surprise kasi mayroon pa palang ganito. So unexpected. Thank you sa opportunity. Ay ma'am, libre sa kayo po tayo, ma'am, from MCGI. Hindi po siya magpapabayad sa mga pasahero. Ay, nanay! Libre sa kayo to, nanay, from MCGI. Wala kayong babayaran. Opo. So, masasabi ko lang po sa mga taong may magandang puso, lalo na po sa mga taong MCGI. Nakakatulong po sila, lalo na po sa mga taong gipit ngayon. Nakakatulong po na mabawasan yung pamasahe, yung mga... Nakakatulong po sila, lalo na sa mga taong walang pagkain. Sana po marami pa pong taong ganito, nakagaya po nila. Maganda sa kalooban na makagawa ka ng mabuti sa kapwa. Thank you. Salamat. Dahil may programa kayong ganito na libreng sakay sa lahat ng commuters. Actually, timing talaga yung ginagawa ng MCGI na libreng sakay. Kasi sa panahon ngayon, mahal na talaga yung pamasahe. Kaya maraming natutulungan na kababayan natin na nahihirapan sa kahit sa ganitong paraan ay nakakatulong tayo sa kanila. Masaya ako dahil malaking bagay na po yung makalibre sa kapwa-tao, makatulong. Thank you, MCGI, sa mga tulong nyo. Thank you sa libreng sakay. MCGI, thank you. More power. God bless. Maraming salamat! Sa pamagitan po niya, minsan pa ipapasalamat tayo sa Panginoon at ganun din sa atin pong mga nakasamang mga kapatid natin ngayon sa atin pong virtual audience mula sa Baguio City. Pagbati po muli sa inyo lahat dyan sa Baguio. Salamat sa patuloy na pakikipagkaisa. Pati na po yung ating mga kapatid na nakakasama natin dyan po sa ating medical mission na ginagawa sa lugar ng Baguio City. At sa iba't ibang panig din naman po ng daigdig, patuloy po naman ang ating ginagawang pag-abot sa ating mga kapwa-tao. Kaya patuloy ang aming pag-aanyaya po sa inyo. Ang ating pong mass indoctrination ay tuloy-tuloy, alas 7 po ng gabi yan, Philippine Standard Time. At ang 24/7 MCGI Digital Clinic ay maaari din po ninyo namang magamit po yan kung kayo mayroong mga problema sa kalusugan, meron po kayong ibig na ikonsulta sa mga doktor, libre lang po yan at wala po kayong dapat na alalahanin na inyong babayaran. Ang Rise and Shine segment ng Good Morning Kuya, napapanood po every Monday alas 6 po ng umaga. At nandyan din po ang ating servisyong bayanihan alas 4 ng hapon, Monday to Friday po yan. On that note, minsan pa, salamat sa Diyos sa isa pang mabuting pagkakataon na ipinagkaloob sa atin, sa lahat ng atin pong mga taga-subaybay sa iba't ibang panig ng daigdig, sa lahat ng members ng Church of God International. Saan man panig ng mundo kayo naroroon, mga kapatid, keep on caring and keep on shining. Iiwan namin sa inyo ang isang awitin ngayong umaga na nagpapahayag ng matapat na pagsisilbi at paglilingkod sa Panginoon. Sa rendisyon ng awiting Pangako Ko, narito po si Sister Kim Enriquez sa ating On a Good Note. Maraming salamat po. Keep on shining!
Magandang umaga. Ngayon ay araw ng Lunes, November 14, 2022. Sa ulo ng ating matampok na balita ngayong umaga. Unified system ng panghuhuli at pagmumulta ng traffic violators sa Metro Manila. Binabalangkas na ng MMDA at LTO. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., itinuturing na matagumpay ang pagdalo sa 40th at 41st ASEAN Summits and Related Summits sa Cambodia. Department of Health muling nagpaalaala sa publiko na sundin ang health protocol sa tuwing may holiday gatherings. Batang chess master na taga Albay, nag-uwi ng gintong medalya mula sa Thailand. Araw, magiging alas 11 ng umaga hanggang alas 11 na ng gabi ang operasyon ng mga malls sa Metro Manila. Alinsunod po ito sa napagkasunduan ng MMDA at mall operators. Layo nito na maiwasan ang inaasahang pagbigat ng trapiko ngayong holiday season. Gayunpaman, may ilang establishmento ang exempted dito, gaya na lamang ng mga restaurant na nagsiserve ng almusal, maging ang mga grocery stores sa loob ng mall. Ayon sa MMDA, papayagan ang mga ito na magbukas ng mas maaga upang mapagsilbihan ang kanilang mga customer. Habang ang delivery naman ng mga produktong binibenta sa mga mall ay gagawin na lamang mula alas 11 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga, maliban na lamang po sa mga perishable items o yung mga produkto na madaling masira. Pinakiusapan rin ng MMDA ang mga mall operators na gawin na lamang tuwing weekend ang pagdaraos ng mga sale upang maiwasan ang dagsan ng mga tao tuwing weekdays na magre-resulta sa matinding traffic. Sa pagtaya ng ahensya, nasa 10 hanggang 20% ng mga sasakyan ang madaragdag sa traffic volume sa EDSA ngayong holiday season. Sa ngayon, umaabot na sa higit 400,000 na mga sasakyan ang araw-araw na bumabagtas sa EDSA na katumbas ng pre-pandemic level. Lagi naman po yan tuwing panahon ng Pasko, nag-i-increase po dahil marami pa rin po na mga taga-probinsya na lumuluwas sa Maynila para bumili ng mga kanilang gamit, damit at yung mga groceries. So we expect po na mag-i-increase pa to in the coming days. Good news naman para sa mga commuters dahil simula December 15 hanggang December 31 ay 24/7 na po ang operasyon ng libreng sakay sa EDSA Bus Carousel. Ayon sa Department of Transportation, ito ay upang bigyang daan ang adjusted mall hours sa Metro Manila at inaasahang dagsa ng mga tao habang papalapit ang holiday season. Ikinatuwa naman ng mga pasahero ang magandang balita na anila ay makatutulong sa kanila na makatipid sa gitna ng mga tumataas na presyo ng bilihin. Edi, salamat po! Malaking kapawasan na rin po yung sa pamasahe namin kasi ang pamasahe ko po kung tutusin, balikan po 150, pag 25 po yung carousel. Malaking tulong, nakakatuwa kasi parang iniisip nga namin dati, parang kailangan namin habulin hanggang 11 kasi walang bayad. So kahit madaling araw, parang hindi na kami gigising ng maaga para lang habulin yung 11 p.m. or bago mag 11 p.m. para hindi na kami magbayad. Nakatakdang magtapos ang libreng sakay program sa EDSA Bus Carousel ngayong taong 2022 at hindi na palalawigin pa dahil sa kakulangan ng budget. Wala po tayong budget sa libreng sakay for next year. Hindi po yan naisama dun sa ating national expenditure program na sinubmit ng Department of Budget and Management sa Congress natin. Na ngayon ay still under deliberation. Malapit nang ipatupad sa Metro Manila ang single ticketing system kung saan magkakaroon ng iisang sistema ang mga local government unit sa panghuhuli at pagmumulta sa mga traffic violators. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez.
Binabalangkas na ngayon ng Metropolitan Manila Development Authority, Land Transportation Office at mga local government units sa NCR ang Metro Manila Traffic Code. Nakapaloob dito ang planong gawing iisa ang sistema ng pag-i-issue ng ticket sa mga traffic violators sa Metro Manila o tinatawag na single ticketing system. Kung ang isang ticket ay or citation for violation ay in-issue ng isang syudad within Metro Manila, it should be honored by the different cities or municipalities within the Metro Manila po. Magiging standard na din ang sistema ng pagmumulta sa mga lumalabag sa batas trapiko sa buong National Capital Region. Kung ito'y may isa sa katuparan po natin, lahat po ng mga penalties, yung mga doon sa mga violations sa mga iba't ibang syudad or munisipyo sa Metro Manila, papareho po sila ng yung fines, no, pagdating po doon sa fees na babayaran. Bagaman wala pang anunsyo ang MMDA kung kailan ito maipatutupad, ayon sa LTO, magkakaroon pang muli ng pagpupulong ang binuong Technical Working Group sa November 22 para ilatag ang lalamanin ng panukalang sistema. Imumungkahi din ng grupo na magkaroon ng tamang edukasyon sa batas trapiko ang mga local traffic unit ng mga LGU. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Balik Pilipinas na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa kanyang pagdalo sa apat na araw na Association of Southeast Asian Nations Summit sa Cambodia. Iniulat naman ng Pangulo ang mga nangyari sa ASEAN Summit. Narito ang report ni Nel Maribuho. My visit to Cambodia for the 40th and 41st ASEAN Summit was successful. Matagumpay anya ang pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa apat na araw na ASEAN Summit sa Cambodia. Ito ang kanyang bungad sa kanyang arrival speech kanina madaling araw. Ayon sa Pangulo, ito ang kanyang kauna-unahang pagdalo sa ASEAN Summit bilang leader ng bansa. Nakitaan niya kung gaano kahalaga ang pulong, lalo na sa pagtalakay sa mga problema at hamon na kaparehong nararanasan ng ASEAN member states. It was quite gratifying to see that there was a very large area of consensus amongst the ASEAN member states. Ganun pare-pareho kasi sa atin yung food supply, presyo ng fertilizer, presyo ng langis, yun ang inaalala, supply side problems. Dagdag ni PBBM, sa mga naganap na related summits, tinalakay ang ilang regional issues, kabilang na ang usapin sa South China Sea. Four related summits where I met not only with my fellow ASEAN leaders, we discussed ASEAN community building efforts, pressing regional concerns and issues. This included the situation in Myanmar, the developments in the South China Sea, the fighting in Ukraine, the application of Timor-Leste for ASEAN membership, amongst others. Bago ang pag-uwi ng Pangulo sa bansa, humarap muna siya sa Filipino community sa Cambodia, kung saan ibinahagi niya ang mga programa ng kanyang administrasyon, partikular na ang pangangalaga ng kapakanan ng mga overseas Filipino workers. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tuloy na ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa China sa pamamagitan ng isang state visit sa darating na January 3, 2023. Ito'y matapos tanggapin ni Pangulong Marcos ang imbitasyon ni Chinese President Xi Jinping na bumisita sa China sa pamamagitan ng isang state visit. Una rito ay nagkaroon ng maikling pag-uusap si Pangulong Marcos kay Chinese Premier Li Keqiang sa sideline ng ASEAN Plus 3 Summit. Nagkasundo si PBBM at Lee na palalimin pa ang partnership sa pagitan ng Pilipinas at China.
Nakatakdam namang pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Linggo ang isang kasunduan sa pag-aangkat ng fertilizer sa bansa. Plano ng Philippine Trade and Investment Center na bumili ng paunang 150,000 metric tons o MT ng fertilizer ngayong taon mula sa China sa halagang $470 per MT sa pamamagitan ng government-to-government arrangement. Mas mura ito kaysa sa kasalukuyang $650 per MT. Ang nasabing mga pataba ay ibibigay ng libre sa mga magsasaka para masuportahan sila at mapababa ang presyo ng mga produktong pagkain. Dumating na sa Bali, Indonesia si US President Joe Biden para dumalo sa G20 Summit. Kabilang sa agenda ni Biden ang pakikipagpulong kay Chinese President Xi Jinping. Para sa detalye, may report si Leah Salar live mula sa Maine, USA. Leah, good morning. Good morning, Kuya. Good morning, Celine. Ngayong Lunes, ang nakatakdang pagkikitang mukhaan ni na US President Biden at Chinese President Xi Jinping sa Group of 20 Summit sa Bali, Indonesia. Ito ang pinakamalaking pagtitipo ng mga world leaders mula nang manalasa ang COVID-19 pandemic. Ilan sa mga nakatakdang tatalakayin ni na Biden at Xi ay ang usapin sa human rights at ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Una rito, sinabi ni U.S. National Security Council Coordinator for Strategic Communications, John Kirby, na walang plano si Biden na makipagpulong kay Russian President Vladimir Putin. Kasunod pa rin ito ng patuloy na pagsakop ng Russia sa Ukraine. At yan muna ang balita mula dito sa Maine, USA. Balik sa inyo. Maraming salamat, Lea Salar, live mula sa Maine, USA. Inanunsyo ng British Council noong nakaraang linggo ang pagpapaliban ng lahat ng International English Language Testing System o IELTS test na nakatakdang isagawa sa Vietnam. Kaya naman ilan sa Vietnamese students ang napilitang magbiyahe sa labas ng bansa upang kumuha ng IELTS test. Narito ang report ni Lynette Bahe. Kasalukuyang postponed ang International English Language Testing System o IELTS sa Vietnam. Ayon sa Ministry of Education, sanhi ito ng pagkabigo ng mga organisasyon na makuha ang kanilang mga dokumento sa pag-aproba at hindi maayos sa pag-manage ng mga exam. Nagdulot naman ng maraming problema sa mga mag-aaral ang pag-postpone ng IELTS exams. Nagsimula na rin mag-file ng kanilang mga dokumento ang ilan sa kanila upang mag-aral sa ibang bansa. Ginagamit ng ilang universidad sa Vietnam ang mga marka sa IELTS bilang pamantayan sa pagpasok at bilang graduation benchmark. Isang kababayang guru naman ang dismayado dahil sa postponement ng IELTS exams dito sa Vietnam. Bilang IELTS teacher, syempre nakakalungkot na malaman na nagkaroon nga ng sudden postponed IELTS examination para sa mga students. Kasi syempre sa mga students magiging hassle sa kanila. Magta-travel pa sila abroad, gagastos sila para lang makapag-take ng exam, kaya ayun, nakakalungkot din. Samantala, hinimok ng IELTS experts and test takers na manatiling kalmado. Ayon sa Ministry of Education, ipaprioritize nila ang pag-aproba para sa foreign language proficiency exams, lalo ng IELTS at TOEFL sa mga darating na araw. Lynette Bahe, UNTV News and Rescue, Vietnam. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nagpaalala ang Department of Health sa publiko na mag-ingat pa rin sa COVID-19 ngayong holiday season. Hinikayat din ng DOH ang mga mamamayan na magpa-booster shot na para dagdag proteksyon at maiwasan ang pagkalat ng sakit. Ang detalye sa report ni Asher Kadapan Jr. Ngayong holiday season, kabi-kabila na mga family reunion at corporate parties. Maluwag na rin ang mga health protocol pagdating sa pagsusuot ng face mask indoor mano outdoor. Subalit payo ni Department of Health Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere sa publiko na maging matalino kung kailan dapat alisin ang face mask.
kailangan, syempre, parating ang Pasko, marami po tayong parties na pupuntahan, marami mga gatherings na ang daming tao, reunion ng pamilya, Christmas parties and all. We know that this kind of events are high risk. At dito, kapag high risk na sinasabi natin, nandun yung mas mataas na tsansa na ikaw ay magkakaroon ng sakit kung sakasakali. Dagdag pa ni Vergere, bagamat walang umiiral na restriksyon pagdating sa edad o capacity, mainam pa rin na maging metikuloso mga tao sa mga pupuntahang pagtitipon. Muli ring iginiit ng kagawaran ang kahalagahan na maprotektahan ng sarili laban sa COVID-19. Gusto natin ipaalala sa ating kababayan, we strongly recommend that everybody gets vaccinated, receive their first boosters or receive their second doses at mag-first booster na para mas protektado po kayo. Sa huling tala ng DOH, sa 73.6 million na Pinoy na nabakunahan na laban sa COVID-19, 20.7 million pa lang ang nakatanggap ng kanilang booster shots. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinimok ng Department of Education ang mga paaralan sa bansa na gumawa ng mga aktibidad kaugnay ng selebrasyon ng Filipino Values Month. Tema ngayon, taon ito, ang pagsasabuhay ng mga magagandang kaugalian ng mga Pilipino para sa ikauunlad ng bansa. Bukod sa pagtuturo ng Filipino values sa edukasyong pagpapakatao, nais rin ng DepEd na maisama ito sa iba pang co-curricular activities gaya ng National Children's Month. Taon-taon isinasagawa ng DepEd ang aktibidad na ito tuwing buwan ng Nobyembre. Isang karangalan sa bansa ang nakamit muli ng isang Pilipino. Ito'y matapos makuha ng batang Pinoy chess master na si Vince Rafael Operiano ang gintong medalya sa 6th Eastern Asia Youth Chess Championship sa Bangkok, Thailand. Si Operiano Tubong Owas Albay ay napiling kinatawan ng Pilipinas matapos na manalo sa Boys Under 9 category ng National Youth and Schools Chess Championships Grand Finals noong September 16 hanggang 23, 2022 na ginanap sa Zamboanga del Norte. 6 na taon pa lamang si Beans nang manalo sa National Age Chess Group Kiddie Category bago tumama ang pandemya. Mula noon ay nakikipagtagisan na ito sa local at national competitions. Samantala, ayon sa National Chess Federation of the Philippines, nakatakdang gawaran ng National Master o NM status si Operiano kapag tumuntong na siya ng 10 taong gulang. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandiga, mula sa Book of Psalms, chapter 34, verse 9. O fear the Lord, ye His saints, for there is no want to them that fear Him. O mga takot kayo sa Panginoon, kayong mga banal niya, sapagkat walang kakulangan sa kanila na nangatatakot sa Kanya. At yan ang ating naging balitaan sa oras na ito. Huwag po kayong magpapalit ng channel dahil magbabalik ang Good Morning Kuya. Po sa mga nanonood sa atin sa kani-kanilang TV sets at syempre sa live streaming sa UNTV News and Rescue YouTube channel at Good Morning Kuya Facebook page. Unahin na po natin itong ating advisories for today. Po, magpapatupad po uli ng panibagong dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis ngayong Linggo. Sa pagtaya ng oil industry players, tataas ng 75 centimos hanggang
piso ang presyo ng kada litro ng gasolina. 1 peso and 32.50 centavos naman ang tinatayang dagdag presyo sa kada litro ng kerosene. Pero magkakaroon naman ng 25 hanggang 50 centimos na rollback ang presyo ng bawat litro ng diesel. Yan. Medyo magtataas yung gasoline at kerosene. Pero okay lang, konting baba sa diesel. Kasi ilang linggo na, medyo mababa, no? Sana, parang 60 cents. O, paunti-unti, right? Walang piso sa diesel. Pero sana magtuloy-tuloy. Sa mga diesel lang pala, medyo masaya ngayong umaga. Sa mga gasolina, medyo hindi magandang news. O, diesel ka naman, di ba? Diesel naman. Kaya okay, ngayon, no? Kita nyo, nakangiti ako ngayon. Good mood. Kaya medyo masaya ako ngayon, eh. Good mood. Medyo lang. Medyo lang. Kasi marami ako iniisip. Huwag naman. Pero ito po, no? Heads up naman sa mga regular commuters na dumaraan po sa Parañaque Integrated Terminal Exchange or PITX. Nagkaroon po ng kaunting adjustment hinggil po sa boarding gate assignment para po sa ilang biyahe ng pampasaherong modern jeepney sa makabagong land port ng bansa. Ayon po sa abiso ng PITX management, ang mga modern jeep na may biyaheng Loton, Sucat, Vito Cruz at Buendia via MOA, maging ang mga may ruta po papunta at pabalik ng Nichols, Tanza at Dasmariñas City sa Cavite ay sa Gate 7 po magsasakay ng mga kanilang pasahero. Ang binanggit po na gate assignment ay matatagpuan po sa ground floor ng PITX. At para naman po sa iba pang impormasyon at anunsyo patungkol dito, lagi pong sumubaybay sa At Parañaque ITX official Facebook page. Ayan, no, yung mga gate assignment, baka kasi malito po kayo. Mas maganda po na i-check nyo din. At kung hindi nyo naman po nakuha ngayon yung buong information, punta na lang po kayo sa official Facebook page nila. Saka madalas din sila nagpapalit-palit din talaga ng mga gate assignments, no, kung saan nakalagay yung mga nakalugar yung mga biyahe na pupuntahan ng ating mga kababayan. Kaya maganda rin talaga na bago tayo pumunta sa PITX, bisitahin na natin yung kanilang page. Kasi baka magkagulatan, nalipat pala sa ibang mga gate. So at least walang hassle. Sa iba, ka na naibaba. Diba? Pero ito, meron naman traffic advisory mula sa Pasig City Government. Ongoing na po ang rehabilitation works ng F. Manalo Bridge sa Pasig City yan. Kaya magpapatupad po ng temporary one-way traffic flow sa lugar. Sinimulan kahapon ang pagkukumpuni sa binanggit na tulay, kaya one-way po ang daloy ng mga sasakyan sa eastbound ng tulay mula C5 Road patungo po yung Amang Rodriguez Avenue. Ayon sa traffic route map na makikita sa At Pasig PIO official Facebook page, one-way po ang umiiral ngayon sa Kalye Industria hanggang sa makalampas sa Caruncho Road. Para po maging guided sa alternative routes, pinapayuhan ng lahat na tingnan ang mapang binanggit dahil tatagal po ng hanggang sa February 2023 ang maintenance works sa F. Manalo Bridge. Naku, matagal-tagal to. Diba? Kaya dun sa mga madalas na dumadaan dyan sa F. Manalo, mas maganda na bisitahin nila yung page nito, tingnan nila yung map, ano yung mga pwede nilang puntahan or daanan, mga alternative routes, para makapunta pa rin sila ng maayos sa mga pupuntahan nila. Mahirap kasi baka mabigla sila, wala pala dun yung ano, diba? Wala na palang daan, o kaya nakasara. Minsan yun yung nagiging problema ng mga motorista natin ngayon. Nagtatakas na nakaroon sila ng violation kasi hindi nila alam na bawal palang daan. Ang masisikip yung kalye dyan sa lugar na yun. Kaya kapag ka naging one-way pa, ako lalo nang hahaba yung traffic dyan. Kaya mas maganda ngayon pa lang, no? Sa mga araw-araw mga biyahe dyan sa lugar na yun, mas maganda isip na tayo ng mga alternate routes natin. Iwas late, iwas inipulo. Talaga, sobrang lalo. Mga ganyan yung nagiging problema kapag ka hindi alam kung saan yung dadaanan. True. Tsaka sakripiso lang ko, tigising tayo ng mas maaga, di ba? O kaya ilang oras bago talaga yung pasok natin para mas mahaba yung travel time natin. Oh, pero grabe, nasabay-sabay yung paggawa ng daan. Subway, lalo na dyan sa Pasig, ang daming ginagawa na daan dyan.
pero hanggang February pa siya. Ang tagal, no? Kaya, February lang. Baka lilipad na yung iba. Tsaka siguro nila, na rin nila yung mga daanan natin. Kasi kapag, di ba, parang ngayong taon kasi kahit pa paano yung mga schools, hindi pa masyadong nagpo-full face. Pero holiday, bilihan ng mga, puntahan sa mga mall. Kaya sisike. Pero sana naman, no, wag na masyadong mag-traffic. Siguro, kailangan lang talaga alamin yung mga tamang daan. Totoo yan. Ito naman po sa DFA. Naglabas naman ng adjusted dates of release ang Department of Foreign Affairs o DFA patungkol po sa authentication services nito. Ayon sa Office of Consular Affairs ng DFA, ang authentication division ay magta-transition na po sa bagong apostille system. Ibig sabihin, ang release of documents para sa authentication services ay temporarily adjusted until further notice po. Kaugnay po nito ang expedite o express process na tumatagal lamang ng 1 working day ay magiging 4 working days na po. Samantalang ang regular process na dating 3 working days lang ay magiging 7 working days. Pero pansamantala lamang po ito dahil ang mga binanggit na schedule naman ay magbabalik sa normal matapos ang gagawing transition sa lahat ng sites. Para sa mga katanungan o concerns, maaaring magpadala ng mensahe sa oka.apostilconcerns@dfa.gov.ph. Naku, yun ang kailangan pala talaga natin ngayon. Kaunting pasensya, di ba, sa ating mga kasabay. Kasi puro mga adjust eh. Lahat na halos nag-a-adjust ngayon. Ngayon, transition naman sa bagong website. So, kung medyo tatagal mga kasabay, kaunting pasensya sa ating mga ginagawang ito. Pero okay lang yan. Punta naman muna tayo dito no, sa Makati dahil isang paalala naman po para sa mga Makati Zen. Kasabay ng mall hours adjustment sa Metro Manila, adjusted din po ang operasyon ng SM Makati Zen Hub. Ang transaction hours ng Makati Zen Hub ay mag-uumpisa po ng alas 11 ng umaga kasabay ng pagbubukas ng mall tuwing Lunes hanggang Biyernes. Ang cut-off time naman ng lahat ng transactions na may kasamang payment ay tuwing alas 4:30 ng hapon during weekdays dahil magsasara ng alas 5 ng hapon ang tanggapan. Ayon pa sa abiso ng Makati City LGU, tatagal po ang adjusted operating hours ng SM Makati Zen Hub hanggang January 6, 2023. Para po sa iba pang impormasyon tungkol dito, bisitahin lamang ang @my Makati official Facebook page. Lahat talaga nag-a-adjust. Dahil nga sa holiday, yung mga mall hours, umikli na siya 11 to... Ay, hindi pala. Mas late nga lang. So, 11 ng umaga hanggang 11 ng gabi. Pero syempre, dahil ito ay serbisyo ng gobyerno, medyo ano pa rin sila, no? Government hours, office hours pa rin. So, hanggang alas 5. 3 p.m. po, mga kasangbahay dapat ay nakapag-register na tayo kasi 5 o'clock magsasara po sila. Pero ito po, no, from Makati, good news naman sa mga Nabutenyo. Muli po, mamamahagi ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ngayong umaga ang Department of Social Welfare and Development sa mga senior citizen po at PWD na residente po ng lungsod. Katuwang po ng DSWD ang tanggapan ni Senator Amy Marcos at Navotas City Government. Gagawin ito sa Navotas Central Park mamayang alas 8:30 ng umaga hanggang alas 3 po yan ng hapon. At ang lahat po ng magtutungo dito ay pinapayuhang bisitahin muna ang @navotenyoako official Facebook page para po makita nyo kung kasama po ang pangalan ninyo sa listahan. Makikita rin po dito ang link para po sa listahan ng beneficiaries maging ang mga dapat pong dalhing dokumento upang makuha ang ayuda. At sa mga hindi po nakakaalam, ang Navotas Central Park po ay katabi po ng Navotas City Police Station. Ayan, napakaganda talaga. Good news, no? May ayuda para sa ating mga AICS. At saka, yun, no? Mahalaga din ngayon na yung well-informed tayo bago tayo pumunta kasi baka hindi tayo kasama sa lista. Punta tayo doon, baka magalit tayo, tas wala naman talaga para sa atin. Saka mga kulang yung mga requirements. Mga kailangan rin dali na documents. At yan po, mga kasangbahay, ang ating advisories for today. Today, at sa ating Today in History, taong 1994,
nang buksan sa publiko ang Channel Tunnel na isa sa longest undersea tunnel sa buong mundo. Ito ang nagkokonekta sa United Kingdom at mainland Europe na ginawa sa loob ng 8 taon. Balikan natin ang pangyayaring ito sa ating Today in History. November 14, 1994, nagbukas para sa mga regular na pasahero ang Channel Tunnel at nagsimulang magsakay ang Eurostar Express mula sa Waterloo sa London, England, papuntang Paris, France at Brussels, Belgium. Ang Channel Tunnel o Channel ay isang undersea tunnel na nag-uugnay sa United Kingdom at mainland Europe. Ito ay may habang 31.5 miles o 50.45 kilometers na itinayo sa loob ng 8 taon. 1986 nang lagdaan ng Britain at France ang isang treaty na nagbibigay ng pahintulot upang magtayo ng tunnel mula sa Folkestone, England at Calais, France. Nasa 13,000 manggagawa ang nagtrabaho upang mahukay ang tunnel. Ang hukay ay may average depth na 150 feet below the seabed. At ang kabuang halaga na ipinagpagawa dito ay nasa $15 billion o halos 400 billion pesos. December 1, 1990, nang mangyari ang pagtatagpo sa kalagitnaan ng hinuhukay na tunnel ng mga manggagawa mula sa Britain at France. At noong May 6, 1994 ay isinagawa ang inaugurasyon ng Channel Tunnel na pinangunahan ni Queen Elizabeth II at French President François Mitterrand. Amazing. Sa mga napapanood ko ang movies, nagtatako, paano sila galing? Kunyari mga movies based kasi sa England, ganyan. Tapos minsan nagtatako, paano sila nakapunta ng Europe nang hindi sila nag-aeroplano? Kasi doon sa may palabas, wala namang aeroplano sinakyan. Yung pala, dahil nga dito sa tunnel na ito, yung channel na sinasabi. Kasi iniisip ko rin, bakit na lang hindi na lang bridge? No? Kasi di ba, meron naman bridge talagang ginagamit na pantawid ng dagat, yung pala kasi nga, masyado siyang madidisrupt ng tubig yung bridge. Kumbaga, sobrang haba na itong tunnel na to, na kung gagawin mo siyang bridge, yung baga mahirap siya i-maintain. Mas better nang gawin na lang underwater na tunnel nga. Pero di ba napakabilis na nga lang paglipat from France to England or vice versa, di ba? Pero ang isa sa mga kinakatakutan din talaga nila, magkaroon sila ng mga illegal immigrants. Ah, oo, kasi di ba, train lang eh. Oo, train siya. So, yun yung isa sa mga kinakatakutan nila. Kaya sinisecure talaga nila ng, chinecheck nila ng maigi. Di ba, nagchecheck sila ng passport kapag galing sa France, napuntang England or England to France. Kasi yun nga ang iniiwasan nila mga illegal immigrants. Diba? Pero isang key role din itong channel, ano, yung portmanteau niya. Tuwang-tuwa ako kasi, ay, channel pala yung tinawag kasi Channel Tunnel. Ang naging key role din pala niya dito sa trade, yung, kumbaga, tinulungan niya yung mga businesses para mas mag-operate ng maayos kasi mga operating models siguro dahil nga sa transportation din. Tapos itong Belgium, overall Belgium, France, tsaka Germany, nag-make up siya ng 54% ng lahat ng trade nila dahil dito sa Channel Tunnel. Kumbaga dahil nga siguro yung ease ng convenience ng transportation, tsaka yung, yun nga, yung pagta-travel din. Kaya yung trade nila, mas naging okay. Kaya yun yung naging key role din itong channel. Kasi 35 minutes lang eh. Galing sa kanila, papunta dun sa kabila, di ba? So, talagang convenient. Tsaka ilang tunnel to? 3? Kung di ako nagkakamali. Yung 2 yata para sa mga passengers. Tapos yung isa for cargo. O cargo. Siguro din. Pwede mong dalhin yung sasakyan mo sa kabila. Kaya 3. Galing. Oo. Galing. Tsaka yun yung ano yan, bro? De, kasi yun yung sinasabi mo na mga problema sa illegal immigrants. Kasi nga, pwede kang magtago dun sa sasakyan mo ng mga illegal immigrants. Kasi pagka sa train ka sasakay, syempre, may ticketing system yun. Pag wala kang ticket, di ka makasakay dun sa train. Pero kapag ka, kasi pwede mong dalhin yung sasakyan mo, pwede kang magsingit-singit ng mga tao nagtatago. So, yun yung chinecheck nila mabuti. Ang ganda nun, no? Parang yung travel niya, parang ang layo nung pwede mo marating. Tapos 24 hours siya yung biyahe niya, 365 a year. Tapos yung ano pala niyan, parang talagang built siya for to last for more than years talaga. Parang yung lining daw niya, nung structure nung ginawang ano, tunnel. Parang it's ideal to last for 120 years, di ba? Kaya parang pangbatagalan talaga siya. Nakita ko yung mga picture dun sa mga train. Ang ganda ng train nila dun. Tapos parang kang nasa aeroplano. Ganun yung style. Oo. Ah, sa loob ng train. Oo, dun sa loob. Tapos nasa ano? Sorry.
Parang 45 pounds yata yung pamasahe nasa ganun. So mga kung i-convert yan sa atin, mga pumapalo ng 6,000, 6,000. Pumapalo? Sakit talaga. Pumapalo. Pero ito sobrang ganun itong Channel Tunnel. Pero alam nyo ba, nung ginagawa itong Channel Tunnel, nag-excavate sila ng lupa sa ilalim ng dagat, di ba? Kasi sea tunnel ito. Alam nyo ba, nung habang ine-excavate yun, nakakakuha sila ng mga chok sa ilalim ng dagat. Tapos itong mga chok na to, nung iniipon, syempre, ang laki nung, imagine yun, laki nung tunnel, umabot ng 9 million cubic meters. Ay, grabe. Gano kalaki yun? Nakabuo sila ng isang island. Doon sa hinukay nila para makuha yung tunnel. So imagine nyo na lang, nakabuo sila ng isang island para magawa yung tunnel. Isla. Tapos landscape na siya ngayon. May mga bulaklak, mga ganyan. Ay, okay. Minintain pala yun. Malapit din doon sa tunnel. At least they make use of it. Oo, kasi diba, imbis na itapon mo, kasi wala silang paglalagyan, sobrang laki. Mm. So, ginawa na lang isla. Saya, diba? Cool. Parang ganun. Nakadagdag pa sa mga attractions. Yeah. Kasi nakakaiba naman talaga, biglang magkakaroon ng bagong isla, diba? Dati doon sa Rojas Boulevard, diba dati daw, wala naman talaga yung lugar doon sa around Makapagal eh. Parang man-made lang talaga yun. Parang nakatakot pa rin, no? Kasi hindi naman siya dati nandun, diba? Kaya ngayon parang landscape lang, parang nilagyan design lang, pero parang hindi siya ganun ka-stable nga din yung ganun. Kasi nga wala siya ng foundation. Pero tinayuan din ng MOA, ganun din siya. Parang tinambakan lang din. Tambak lang. Pero yung naiisip ko, yung during sa biyahe mo pala doon, 13 minutes ka lang naman pala nasa ilalim ng tubig. Kasi yung other minutes pa, ilan ba minutes? 35. So, yung mga 20 minutes mo pala, hindi naman pala underwater. So mabilis lang. Kasi iniisip ko kasi... Nakikita kaya yung nasa ilalim ng dagat? Hindi. Ano, bato yung ano niya. Sayang, no? Kasi siya... Makakita ka ng pating. Ang unbay. Kumakita ko. Kaya nila, di ba, parang 150 feet? Under the seabed kasi sila na ganun. May ano kaya yun? Parang sa alka din, no? Kasi diba parang, yun, diba pagka lumulubog ka din, parang nag-i-equalize din yung tenga mo. Siguro pressurize yung cabins nila, parang sa aeroplano. Diba pag lumilipad tayo, makakaramdam mo ka ng konti. Kasi pressurize naman din nila yung cabin afterwards. Pero ganun din siguro yung pagkakas. Kasi ang lalim nun eh. 140 meters under. Kasi bukod sa tubig, yung seabed pa yung binutas nila eh. Kumbaga malalim na yung tubig. 40 meters yung sea level doon yata, 40 meters. Tapos under pa nung sea level na yun, doon pa sila naghukay. Tsaka nakakatakot pag nagkasunog. Yung ganun, yun nga yung diba? Yung diba nagkaroon na 3 beses, pero yung pinakamalala yata nung 1996. Mm-hmm. Oo, pero nakakatakot na kasi lang. Tunnel siya eh. So parang, gano'n pag nagka-tsunami, di ba? Yung sa ilalim. Pag tsunami siguro, hindi. Okay lang siguro yung tsunami, pero yung mga earthquake. Tapos magkaka-tsunami. Kasi parang nagkaroon ng earth, mga plate na paggalaw ng plate sa ilalim nga, tapos maramdaman mo habang umaandar ka, bigla umangat yung railings mo. Ay, nakakatakot! Okay, ano? Sakay ka na. Ayoko nang isipin, bakit hindi ko sinabi kasi yung fire na yan. Pero kasi nangyari siya, di ba? Risky kasi. Pero isang beses, tatlong beses pa lang, di ba? Sa loob ng 27 years. Wala naman daw masyadong casualties nung nagka-lindol. Pero during construction, meron. Parang 9 ata na workers nila ang namatay. Kasi talaga delikado kapag ganyan sa mga construction. Eh, isipin mo, 1994 pa yun. Though meron naman mga safety procedures na din dyan, pero hindi pa rin siguro ganun ka. Ano, kasi kung nandun na sila nun sa may parang bandang dulo, ang hirap ng rescue yun kasi layo, di ba? Layo. Layo eh. At ang unang passenger nito si Queen Elizabeth II. Ayan. Wow! Siyempre. Queen. The Queen. Pero eto nga, bago tayo pumunta dyan sa nakakatakot na part ng tunnel, punta naman tayo sa medyo good news. Good news kasi para sa atin, di pa kami ready. Pero sa mga ready na, lalo na sa mga nanay, eto mga broski, dahil feeling ko marirelate yung mga nanay niyo. Di ba merong pinaniniwalaan sa mga Pilipino na kapag daw yung isang babae na buntis, tapos lalaki yung baby, pumapangit daw. Yung umiitim daw ang kilig. Naniniwala pa kayo doon? Parang hindi ka tanggap-tanggap yun para sa mga mami nyo. Parang hindi nga. Kasi mabuti nyo. Oo, gagwapo nyo naman. Okay, sabihin. Madami nagsasabi kapag, umiitim yung kilikili o kaya yung batok lalaki yan. Narinig ka rin yan. Totoo kaya yan?
Pero tingnan natin kung totoo ba nga ba yan. No? Ipapaliwanag po sa atin yan ni Dr. Sarah Barba Cabodil at pati na rin ang iba pang aesthetic issues sa mga kababaihan kapag nagdadalang tao. Panoorin natin dito sa Usapang Pangkalusugan. Good morning, Kuya! Good morning, mga kasangbahay! Dr. Sarah Barba Cabodil po. Ang ating pag-uusapan ngayong umaga ay tungkol sa aesthetic issues during pregnancy. Alam na alam po natin na tuwing buntis po, maraming mga buntis tayong mga kasambahay ang nalulungkot dahil kung ano-anong napapansin nila habang sila ay nagbubuntis. Ano po ba ang mga ito? Yung pong mga bago nagbuntis ay talagang nagkakaroon na ng balakubak o dandruff or seborrhea or seborrheic dermatitis. Naku, pagka ko kayo ay buntis, mas malala po pagkabuntis, ano, talagang mas makakapal po ang flakes. Kasi po, ang seborrhea po, whether buntis ho hindi, ito po ay sanhi ng sobrang pagbabalat po, no? Ngayon, yan po kasi may tinatawag po tayong exfoliation process ng isang individual. Ang pangalawa pong problema naman, usually, ay acne. Kahit po yung mga makikinis noon, kahit nung kabataan nila hindi nag-pimples, meron pong mga buntis or pregnant women who suffer from acne vulgaris during their pregnancy. Sila naman po ay maaari rin naman pong magbisita pa rin sa kanilang mga dermatologist kasi may mga gamot naman po na maaari sa buntis. Next po, naku, yung iba po nagde-develop po ng mga pigmentary disorders or yung chloasma na tinatawag or melasma. Okay, ito po ay gawa po ng hormonal fluctuation during pregnancy. Meron din pong problema na nangingitim ang kanilang batok o leeg, ang kilikili at iba pong mga singit-singit. Ito po ay usually po gawa rin po ito ng hormones at mas prone po yung mga ang kinikery nila ay mga lalaking anak. Habang lumalaki po ang tiyan, nasa-stretch po ang balat. So, nagkakaroon po yan ng mga kaunting punit. So, ang tawag natin dyan ay striae gravidarum or stretch marks. Ito po ay hindi dahil sa pagkakamot. Kahit hindi ho magkamot, dahil ho nagpupunit, dahil lumalaki, nagkakapunit. Next po, pababa na tayo, ang varicose veins po. Ang varicose veins naman po may mga predisposed naman po ng mga individuals. Yan po ay sanhi din ng hormonal fluctuations. But of course, we should not forget that the enlarging fetus inside also impinges on the big vein at the back. We call that inferior vena cava. Ito po ang malaking vein po sa likod natin. Ano? At dahil mataas po ang pressure, dahil hindi po makaflow masyado ang blood because of naiipit nga siya ng fetus na ipapass on po yung pressure pababa. Kaya nagkakaroon po ng varicosities ang buntis. Yan po ay ilan lamang sa mga very common aesthetic problems kapag buntis ang isang babae. Ngayon po, paano po ang mga treatment sa mga kondisyon na ating nabanggit? Ang general ruling po kapag buntis ay as much as possible, bawal po magpahid, bawal po uminom ng kahit ano. Nararapat po na tayo ay bumisita sa ating dermatologist. Bukod po sa OBGYN natin, tayo po ay pumunta sa ating dermatologist. Tandaan natin na hanggat hindi na ilalabas si baby, it's the welfare of the baby na dapat nating priority. Ayan po mga kasangbahay, sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating topic na aesthetic issues during pregnancy. Muli po, ito po si Dr. Sarah Barba Cabodil para sa Good Morning Kuya! Kaya dapat talaga ma-appreciate natin yung mga nanay natin. Kasi biruin nyo, no, para lang mailabas tayo sa mundo, ang dami nilang pinagdaanan. Pumangit yung katawan, di ba? Nagkaroon ng changes sa body nila na dati iniingatan-ingatan nila. Pero ngayon, ano, di ba, nagbago dahil lang mahal nila tayo. Saka yung mga stretch marks, ang tagal niyan mawala, di ba? Parang nga buhay na nila talaga yun. Parang hindi. Parang, parang hindi, alam ko hindi na talaga na aan. Naglalighten, pero andun pa din eh. Mark. Baga, mark kayo ng ano eh, di ba? Na nailabas ka niya, di ba? Mark ng buhay na ipinagkaloob. Pero yun nga din, no, meron din pala, pati nga yung mga varicose veins. Alam ko yung iba kapag ka ganun, medyo sumasakit din. Ang varicose veins. Kasi parang ganun, parang yung iba din kasi may connection din ata, pati yung pagmamanas ng paa. Mm-hmm. Iba usually kapag ka buntis, medyo ganun. Pero yun nga, paalala sa atin ni Doc Sarah, kapag ka merong, yan, sa mga buntis po nating mga kasambahay, wag na po tayong mag-a-apply ng kung ano-ano. Mm-hmm. At saka wag din tayo iinom basta-basta ng mga gamot kasi i-prioritize natin na yung dinadala nyo pong tao, yun po ang mas mahalaga ang, ano, ang
kumbaga yung kalusugan. Kasi kung ano yung tinitake mo, sabi nga nung nakaraan, di ba kay Doc Joseph, kung ano yung tinitake mo, yun yung maapektuhan talaga yung anak mo. Siguro pwede naman kapag magpaderma sila. Or pero, mas maganda siguro, mas safe kapag after na lang kanilang pregnant. Iwasan na yun muna yung mga whitening. So, ganun. Kasi harmful din kasi yung ibang mga mga chemicals nun eh, di ba? Kasi nga, siyempre, pag nakita lang, parang sabi, ay, umiitin yung ano ko. Or batok or siko. Iwa-whitening soap nga nila. Siguro, pwede. Kalamansi na lang. Ganyan. All natural organic. Na lang. Yung kayang kainin. Crucial pala yun, no? Sa parang unang 9 months ng mommy as pregnant. No? Mm-hmm. Kaya dapat talaga, eh, di ba pag sa atin? Yung 3 months. 9 months lumabas. 9 months pala. Sabi niya, unang part ng 9 months. Unang part. Parang yung trimester bang sila? First trimester. Okay. Crucial pala yun. Mm-hmm. Ang hirap. Maging komplikado talaga. No? Buti na laki na lang tayo. Kasi nandyan lahat eh, sa first trimester yung pati cravings nandyan, di ba? Kaya talagang sa mga part ng ating mga asawa naman, syempre pag-unawa, pag-aalaga sa ating mga mommy. Nag-a-adjust pa rin. Sabi ko nga kay Tini, ang galing no, nagdadalang tao. Magsabihin talaga meron kang mem tao sa loob mo. Di ba? Kaya talagang dapat ingatan natin yung ating mga mommies kung di ba, syempre yung mga kamag-anak din natin na buntis. Sa pagpasensyahan, kasi yung mga mommies din, may mood swings din yan. Totoo, dahil nagbabago din yung hormone. So, minsan, medyo mainit yung ulo. Kasi isipin natin, baka kaya uminit yung ulo, nahihirapan, di ba? Nasasaktan. Kasi minsan masakit din daw. Meron kasi akong kaibigan na pag sumisipa daw yung baby niya, pili niya sinisipa ng baby niya yung mga organs niya. Talaga? Nakita nga ako ganun talaga. Nakikita mo talaga sa ibabaw nung chan yung paaga niyan. Tapos pag kinakausap yung baby, dun siya naglilikot. Tapos siya, sisipa-sipa siya. Di nga daw sila nakakatulog, nahirapang matulog, lalo na pag malikot yung baby. Tapos imagine mo, imagine ko, busog nga lang ako, mahirapan ako eh. May baby pa sa loob. Parang ang sikip-sikip nun. Tsaka mabigat nga. Diba, kaya nga may iba, nakita ko lang din to sa, sa internet, yung panganganak, meron para silang nilalagay sa mga guys para maramdaman nila shock ka tayo. Hindi, alam na namin. Yung kung ano yung feeling ng panganganak ng isang nanay. Inilalagay dito sa may chan. Pati yung sa mga nagkakaroon ng dysmenorrhea, kasi di ba pag sinasabi natin na, uy, ang sakit-sakit, tas yung ibang iniisip lang nila, kaaktihan lang yan, wala naman yan. Pinatry ngayon sa mga lalaki, gumulong-gulong sila dun, namimilipit sila sa sakit. Parang nasusukat dun yung parang ano eh, may level ng pain, nakalimutan ko. Terminal threshold. Parang ganun. Tapos parang nakita ko dun yung mga lalaki, parang umiikot na parang hindi mo maramdam, parang hindi mo ma-explain yung ano. Kasi parang pinulikat kayo sa basket, tapos ilagay nyo sa chan nyo. Yung sobrang pulikat na ano ah. Ganun pala yung ramdam nun. Tapos ilagay nyo siya sa puson. Ganun pero hindi nyo malalaman unless ma-experience nyo. Hindi, okay na. Nakikinig kami. Very good. Okay, na-experience nyo yung shock. Hindi, naintindihan namin, no? Naintindihan namin. Okay na ba kayo sa ganyan? Hindi, pero nga, di ba, yung mga ganito, pag nakaramdam tayo ng mga symptoms na ganyan, may mga treatments naman. Huwag naman silang mawala ng pag-asa. Kung sakali man meron silang mga stretch marks na medyo dark. Di ba, minsan yung problema, kasi yung stretch marks naman minsan kapag light lang naman, di naman masyadong halata eh. Yung problema yung may mga stretch marks na parang medyo dark, medyo mapula. Yes. No? Yung mga ganong klase. Tapos minsan yung skin nagsasag, lalo na sa chan, meron yung mga mami na tinatak talaga nila yung skin nila sa chan. Kasi di ba sobrang laki. Imagine mo, sobrang lumaki yung chan mo, tapos biglang nawala. So magsasag yung skin, kaya yung iba tinatak talaga ng mga mami. Pero battle scar nila yun. Yes. Pero yung mga ganyan, stretch marks, parang sa akin na personally, parang hindi ko siya nakikita na parang floss. Parang para sa akin, para siyang ano, para siyang art sa skin ng tao. Wow. Na parang, basta sa akin, sa perspective ko lang, na para siyang distinct sa tao na parang meron kang details. Kasi pag parang plain ka lang, parang sa akin lang. Plain. Parang pag plain ka lang, parang wala naman. Pero hindi ko siya nakikita as a bad thing. Sa akin lang. Sana maganda yan. Magandang perspective, di ba? Kasi isa rin yan sa mga giging reason kung bakit yung mga magulang natin, yung mga nanay, di ba nagkaka-postpartum? Kasi nakita nila parang ang pangit pa. Isa ba yun? Isa yun sa mga kasama yun. Kasi nag-iba yung katawan nila eh. Eto naman, sa drama naman tayo, guys. Ayan na. Di ba pala tayo Medyo nag-drama na. Malaki-kiri naman eh.
Nagsisimula na nga. Pero ito po, no, ngayong umaga, panoorin naman natin ang kwento ng isang babae na sa kabila ng kanyang karamdaman ay naglilingkod pa rin siya ng tapat sa Diyos hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay. Panoorin natin ang kanyang istorya dito sa Kristiyano Drama. Salamat po sa panibagong araw. Sana ipahintulot mo na hanggang sa huling hininga ng aking buhay, maipaglingkod ko po sa iyo. Salamat sa Diyos. Dito na lang ba kayo, mga anak? Albert? Opo, ipaparada ko lang sa malapit para aninig pa rin namin kayo. Ingat po kayo ha, ayaw kasi pahinga muna. Ikaw naman, may awa ang Diyos. Kaya nga kayo nandyan ni Evan eh. Pinagkaloob kayo ng Diyos sa akin. Ingatan nawa tayo ng Panginoon, anak. Sige po, dito lang kami. Kasama niyo po ba si Evan? Hindi pa po ba siya magpapadoktrina? May awa ang Diyos. Magpapadoktrina po niya. Hello po, kayo po ba yung driver ni Sis B? Oo po. Ito po tayo mag-park para kita niyo po siya. Po kasi sa inyo eh. Okay lang ako, mga anak. May awa ang Diyos. Ganun lang talaga kapag tumatanda. Pero kaya ko, awa ng Diyos. Sige na, taas kasuhin niyo pa yata yung mga bitbiti natin. Eh, Chef, dito na po muna kayo sa sopa. Evan po. Evan, anak, salamat sa pagtulong mo sa akin, ha? Oh, Albert, andiyan ka na pala. Gandang umaga po, Miss B. Saan niya po pala tayo pupunta? Ah, sa lokal namin, sa ikatlong bayan. May gawain kami doon. Eh, medyo malayo-layo po yun, ha? Tara na po ba?
meron na anak. Okay lang po ba kayo, Sis B? May bagyo ba? Hindi ko po alam eh, pero mukhang malakas nga po itong ulan na paparating. Miss B, okay lang po ba kayo? Ano nararamdaman niyo? Okay lang ako. Gusto niyo po ba itabi po muna natin para makainom po kayo ng gamot niyo? Tuloy na tayo. Malapit na naman tayo eh. Paglubog ng araw. Kaarawan ko na sa espiritu. Sana ipahintulot ng Panginoon na makarating tayo sa lokal, mga anak. Kuya Albert, tabi mo muna. Pinto muna tayo. Daan-daan lang po. Matapos ko sana ang gawaing ito. Pero kung ano man ang kalooban ng Diyos, siya nawang mangyari. Nandito na po tayo. Salamat sa Diyos. Ama, una po sa lahat ng mga bagay, nagpapasalamat po ako sa iyo. Nakalasap po ako ng kabutihan at awa mo sa lahat ng kaarawan ng aking buhay. Salamat po, Ama, sa mga taong ibinigay mo sa aking tabi upang mag-alaga at magmalasakit. Bahala ka na po kay Albert at kay Evan. Sana makalasap din sila ng iyong pagtawag. Ang mabuting kalooban mo nawa ang mangyari.
kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay. At ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Awit 23:6. Na kahit sa kabila ng karamdaman mo, eh, naglilingkod ka pa rin sa Diyos. Na kahit masaya ka man o malungkot ka, naglilingkod ka pa rin sa Diyos. Ganda. Tsaka aral yun sa atin bilang mga kabataan, di ba? Kasi si nanay, kanina parang may edad na siya, di ba? Nakakaramdam na siya ng mga karamdaman, di ba? Pero tayo mga kabataan, nasa atin yung lakas eh. Diba? Nandito tayo sa full potential natin, magagawa natin yung best natin, yung madami tayong maibibigay, mas marami tayong magagawa kasi mas malakas tayo. Kaya dapat, ito yung moment, ito yung time na gumawa tayo ng mabuti, diba? Diba? Gumawa tayo ng mabuti kasi andito tayo sa mga panahon na kayang-kaya pa natin eh. Kasi darating talaga tayo sa edad na may hirapan na tayo at baka magsisi tayo na hindi natin ginawa yung mga mabubuting dapat natin ginawa nung mas kaya pa natin. Tama yun. Ayun. Tama nga yung sinabi ni Tini. Kasi tama, naguguli natin yung bawat araw natin na naglilingkod tayo sa Diyos. Kasi paano kapag wala na tayong opportunity, wala na tayong kalakasan, hindi na tayo ganun kasigla. Saka mawala yung parang, yung ano sa puso natin na parang maglilingkod ka sa Diyos. Diba nga merong verse nun sa Bible na remember the Lord in the days of your youth, di ba? Tapos dito rin pinakita yung ano eh, no? Na gumagawa ang Diyos ng paraan para makasunod ka sa kalooban niya. Kasi di ba gustong-gusto niyang pumunta sa lokal na nanalangin siya na sana makarating sila doon, kung papahintulutan siya ng Panginoon. Pero nakarating naman siya doon. Yun nga lang, talagang ano na rin siya, pinagpahinga na rin siya ng Panginoon. Pero nagawa pa rin niya kung ano yung parang hinihili niya sa Panginoon at pinahintulot sa kanya ng Diyos. Saka magandang lesson to kasi sa atin eh. Parang magkakaroon ka ng feeling ng hiya. Na parang makikita mo may mga tao na talaga namang matanda na, sa pananampalataya, makikita mo may sakit. Diba? Yung iba naka-wheelchair. Pero hindi mo makikitaan na parang ayaw na nilang gumawa ng mabuti hanggat may pagkakataon talaga sila. Minsan, dati nakakita ko mga kapatid, naka-oxygen. Diba? Pero kitang-kita mo na kahit may nararamdaman sila sa mga katawan nila, patuloy pa rin sila na naglilingkod sa Panginoon. Kaya sana ganun din yung maramdaman natin. At saka ang sarap nun na magpapahinga ka pero gumagawa ka ng mabuti. Alam mo yung kapanataga na pag magpapahingahin ka man, alam mo na yung naipon mo eh mabuti, di ba? Nakagawa ka ng mabuti sa kapwa. At saka sa panahon ngayon, di ba, mahirap na rin talaga kasi yung kumbaga sa katawan natin, pag-aalaga sa katawan natin, di ba? Kaya dapat gumawa tayo ng mabuti dun sa mga kapwa natin na alam natin nangangailangan ng tulong, lalo na sa medical. Kasi di ba, hindi naman natin may pagkakaila eh, kahit na ginagawa at sinisikap naman ng pamahalaan na malingap yung ating mga kababayan, yung mga mamamayan nito, sadyang may mga dako talaga na hindi na halos naaabot ng serbisyo ng gobyerno gaya sa aspetong medikal. Kaya sinisikap naman ng Members Church of God International na maging kasangkapan ng may kapal sa paglingap sa mga nangangailangan na kababayan natin sa pamamagitan ng iba't ibang kawanggawa. Isa na dito ang pagsasagawa ng medical mission dahil MCGI cares. Maraming kabarangay namin nabigyan ng tulong, na check-up, na kahit walang pera, nabigyan sila ng gamot. Ito po ay nagpapasalamat kami sa Panginoon na nakarating dito ang katulad po ninyo. Sa mahirap, ang simpleng buhay ay kaya namang makatawid sa maghapong kailangan. Subalit kung magkakasakit, ang ngayon ay walang katiyakan. At ang bukas ay lalong hindi alam kung paano matutustusan at kung paano magagawa ng paraan. Kung sasakit talaga, sobrang sakit. Primero, ang paghanap buhay digdibaga sa nyug. Masahok na lang kami ng ikang pagpisar. Kaya naman maluman ka, madudubli na kang bayan.
nag-aki, nag-aki sa dala, nag-aki doon. Lay panaabot sa doktor, nag-araki na. May umabot man, kung ano da, kung masakit siya pangaki, nakadiritso pa sa sursog. Sobra talaga hirap, sobrang hirap. Napakahirap ng lugar namin, malayo, kaya tulong-tulong kami, sinasakay namin sa Duyan, papuntang highway, papuntang ospital. Yan po ang kaugulayan namin dito, pagkang mayroon kaming dadalhin sa ospital na hindi na makakalakad, sinasakay na lang namin po sa Duyan. Maraming pagsubok, mabigat kung iisipin. Ngunit kung ang pag-asa ay hindi nawawala, sa daing ng mga dukha, hindi binibigo ng Diyos ang umaasa sa tulong at awa niya. Kung lahat man ay mawala, siya'y palaging nariyan pa rin. Hindi naman nawawala ang Diyos eh. Pero ang Diyos, mananatili siyang nariyan. Kaya hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Masayon man sana, naghahagad sa itaas. Bako man masakit ang Diyos paghagadan, minataw man. Dahil mo lang manhiling na ginagaw sa iyo. Pero mararanasan mo na mamatian mo sa buhay mo na ika tinawan. Naniniwala po kami, napakahalaga po ng salita ng Diyos sa buhay ng tao. Dahil ang hindi kayang baguhin ng magulang, hindi kayang baguhin ng doktor, kayang baguhin ng salita ng Diyos. Kaya itong ginagawa po namin ito, epekto po ito ng aming pagkilala sa salita ng Diyos. Bakit dito kami dinala ng Diyos? Dito kami naudyukan na makarating. Hindi po namin alam. Siguro, may mahalagang misyon ang MCGI dito po sa Barangay San Rafael. Isimple, lakulaong ang tuwang. Sumadaeng-daeng. May hilang suwaki. Nag-isip ka, ipadumang ko daw ngayon sa sintir. Ay, dahil nga akong pamasakit. Dahil nakako. Dakulao ng tuwang. Kadinayo. Maraming kabarangay namin nabigyan ng tulong, na check up, na kahit walang pera, nabigyan sila ng gamot. Ito pa ay nagpapasalamat kami sa Panginoon na nakarating dito ang katulad po ninyo. Ang awa sa dukha. Isang damdaming napakalaki ng nagagawa. At kung lalakipan ang pag-ibig sa kapwa, malayo ang mararating. Ito'y magliliwanag upang humaplos sa mas marami pang kaluluwa. Isa natin kasama sa MCGI do, na hindi rin nila alam bakit sila napunta dun eh, di ba? Hindi rin nila alam sa kanilang mga sarili kung bakit, pero yun nga ang pag-asa nila, baka may maganda silang o may plano ang Diyos para sa kanila sa pamamagitan ng MCGI. Di ba nakakatuwa? Ang sarap marinig na ginagamit tayo ng Diyos para makatulong sa ibang tao. Kasangkapan tayo na nagagamit. Kumbaga, hindi tayo nakatenga lang sa gilid, di ba? Na hindi napapakinabangan. Nagagamit tayo ng may-ari sa atin. Tama.
transfer. At saka, ang saya din sa kalooban na marinig mo doon sa mga natutulungan ng MCGA na talagang yung pag-asa nila sa Diyos nandoon. Kahit wala pa naman tayo doon nung before pa, di ba? Nang ngayon lang tayo dumating doon. Pero nandoon yung pag-asa nila lagi sa Diyos. Kahit na nahihirapan sila, hindi sila nawawala ng pag-asa na umaasa sila sa pagmamahal ng Diyos. At yun yung napakasarap sa puso palagi na marinig mo na nagpapasalamat sila sa Diyos. At good syempre, vibes, no? Oo, good vibes talaga yan. Sarap sa puso. Kaya ituloy na natin ang good vibes. Gusto niyo bang malaman ang ipinagmamalaki ng history at kultura ng Davao City? Nako, tara na po mga kasambahay at samahan natin ang ating production team na pumunta sa Museo Davaueño dito sa Trip Ko To. Masamang panahon? Di makapasyal sa outdoor na nature sceneries? Hep hep, worry no more kasi kahit bad weather, tuloy pa rin ang trip natin ngayong araw. Woo! Pupunta lang naman tayo sa isa sa mga tourist spot ng Davao City, ang ipinagmamalaking Museo Davaueño. Baliktarawan natin ang naging kasaysayan at mayamang kultura ng Davao in 50 objects. Samahan niyo kong i-explore ang history ng Davao City. How do we get there? Pwede tayong mag-commute. Sumakay lang tayo ng jeep papuntang Huna Subdivision via Matina Route. Sumakay po tayo ng tricycle papunta sa University Avenue. Kuya, dun po sa Museo Davaueño. O sumakay ng private vehicle para tuloy-tuloy lang ang biyahe. Good morning! After 15 minutes pa from downtown, nandito po tayo ngayon sa Museo Davaueño, which is located here at Huna, Davao City. Tara! Still, bagaman level 1 po ang Davao City at voluntary na lang ang pagsuot ng face mask, it's best pa rin po na magsuot nito at mag-practice ng regular disinfection para maiwasan ang hawaan ng COVID-19. This tour is free and open for public from Monday to Friday, kaya swak ito kung nais mo ng mga chill na pasyalan. Mabuhay and madayaw and welcome to Museo Davaueño po. This is a temporary location as of now because there's an ongoing construction for our future 5-story museum. Today, we're going to find out the history of Davao in 50 objects lang muna. Una na sa makikita dito ay ang 11 tribes ng Davao na siyang mga unang tao na namuhay dito sa bayan. So, ang kasaysayan ng Davao, no, magsisimula talaga tayo sa pag-trace ng mga first settlers ng Davao. Actually, Davao also known as a cultural melting pot of the Philippines because we have this 11 existing ethno-linguistic indigenous group. Sa headdress na ito ay isang tangkulo na kung saan this signifies leadership. Ang tangkulo po ay sinusuot noong unang panahon ng mga chieftain at mga warriors. Kung mapapansin niyo po, marami po siyang design, may colorful beads, sequins, and even yarn. Pero po, ang isa sa pinaka-highlight ng ating tangkulo ay ang horsehair. Ibig sabihin po, pag mas maraming horsehair, mas marami pong napanalunan na laban. Alam niyo po ba na ang salitang Davao ay galing sa phonetic blending of words ng tatlong subgroups ng Bagobo tribe? Ang mga salitang ito ay Dabo, Duwaw, at Davao, na ibig sabihin ay the river. The river kasi ito ang sentro ng kalakalan noon. Moving forward, bukod sa mga tribo ay makikita rin sa museo ang mga unang kagamitan na na-introduce sa lungsod gaya ng typewriter, foot-operated stapler, Chinese abacus, digital telephone ng Central 911 at iba pa. Dito naman po makikita natin ang tri-people image na nagde-display ng unity among the Islam, Christian, and indigenous people here in Davao City. Enough of
of the Trivias Q&A portion naman po tayo at kasama naman po natin ang ilan sa mga kabataang Dabawin nyo. Unang tanong, sino ang chieftain na ipinagtanggol ang Davao mula sa Spanish expansion sa loob ng 3 months? A. Elias Lopez, B. Dato Mama Bago, or C. Don Oyanguren. Go! Ang tamang sagot ay letter B, Dato Mama Bago. Yan! For number 2, ano ang tawag sa headwear na sumisimbolo sa leadership? A. Tangkulo, B. Tangkugo, or C. Tangkubo. Go! The correct answer is tangkulo! Ayan! Galing talaga nila. Sige, dako tayo sa third question. Ano ang tinawag ni Don Oyanguren sa Davao noong nasakop nila ito? A. Poblasyon, B. Duwaw, or letter C. Vergara. 3, 2, 1, go! The correct answer is ting, 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 Vergara! Ang dami ko palang hindi alam tungkol sa aking bayan. Buti na lang at nakapag-tour tayo dito. Super enjoy ang nagawa nating historical informative trip ngayong araw. Siguradong enjoy na enjoy tayo. Sana nag-enjoy kayo at sa ulitin dito lang sa trip ko to sa... Good morning, Kuya! Uy, tuwa ako kapag meron ako napupuntahan ng mga ganyan. Kasi dati noon, naalala ko, nag-field trip kami sa Pampanga. Tapos merong museum doon. Tapos natuwa ako yung mga objects, lalo na yung mga nagamit pa ng mga past na mga... ano, ng mga kababayan din natin na naging very historical. Nung tuwa ko, sabi ko, nung time kaya nasuot nila to or gamit nila to, ano kaya yung feeling nila, gano'n. Tapos, ang ganda lang kasi mga explanation din ng ating history. True. Saka yun mismo yung tangkulo, yun yung sinuot namin ni Silin dito kasama sa Katutubo Exchange. Ganda. Kasi yung sinusuot ng mga chieftain saka ng mga... Pero ngayon, hindi naman na... Strictly, pwede mo nang suotin for, ano, fashion purposes. Wow! Pwede na siyang scarf. Oh, pero dapat proper pa rin yung pagsuot. May proper way ng pagsuotin, no? Maganda rin talaga na sinusuportahan natin yung mga ganun. Kasi, di ba, kaysa mawala na lang siya bigla, di ba, yung mga ganun. Kasi part ng kultura natin yun, eh. Dapat ma-preserve natin siya. Kaya sana tang kilikin din ng ating mga kapwa Pilipino, di ba, yung mga paggamit ng ating mga, yung mga gawa ng ating mga indigenous people. That's right. That's right. Dahil dyan, no? Babati na tayo, guys. Wonderful. Eto, happy birthday po kay Eliazar Noliora. Happy birthday. Sa inyo. And good morning din po kay Mami Virgie Miranda, kay JC, kay Ate Z, kay JP, at sa pamangkin ko pong si Goku. Good morning. And good morning rin po kay sa Miranda Resurrection family and Victory Hina family and kay Tita Yoli Valdez, Tito Bong Nokon, kila Ate Kate, and sa family ko po sa US and Canada. Good morning po. Yon, ako naman, good morning sa aking mommy, sa aking daddy at kay Yuda. And happy birthday kay Brod Angelo Santos. At also, binabati ko rin ang aking pamangkin na si Ice. Happy, happy birthday, Ice. At ito pa, no, isa pang happy birthday kay Sis Allen Garing. And happy birthday. We would like to thank Claire's Flower Shop, Surprisingly Beautiful. For your flower needs and requirements, order at Claire's Flower Shop through their Facebook page or at 0917-867-7477. Claire's Flower Shop is located at 0461 Sampaguita Street, Barangay Biklatan, General Trias, City, Cavite. Okay, happy birthday naman po kay Tita Naida Unciano from Posadas and Garanganao family. Happy birthday po sa inyo. At syempre, good morning kila Hazel Pat, Andrea Rica, Ray, and AJ. Good morning sa inyo. And of course, Dr. Joseph Lee would like to thank Genesis Organic Spirulina. Ito ay 100% organic premium nutraceutical na gawa sa high-quality blue-green algae. Ang sustansya ng 1 gramo o 4 tableta ng Genesis Organic Spirulina ay katumbas ng sustansya ng 1 kilong gulay at prutas. Superfood na siksik sa protina, vitamins at antioxidants. Pasiglahin ang inyong isipan at immune system panlaban sa iba't ibang sakit. Siguraduhin may complete nutrition ka every day. Feel your best with our trusted superfood
Genesis Organic Spirulina. For increase in orders, contact 0977-688-5730 and 0960-688-6296. Also available online and selected outlet nationwide. At ito naman, good morning kay Mama Grace, kay Kuya Zai, kay Dadang, kay Brother Nante, kay Lola Sela, kay Lola Der, kay Lolo June, kay Chelsea, sa Trabalho and Fredeas family. Good morning and good morning din. And thank you, Bella Skin Beauty Lounge. They are located at 17 Scouty Bardolaza Street, Diliman, Quezon City. For appointments and inquiries, you may call them at 0916-288-0308 or message them on their Facebook and Instagram at bellaskin.qc. Thank you po, Miss Ann Cruz, and to all the staff of their QC branch. Stop wishing you have great skin and get it. Relax and let Bella Skin Beauty Lounge take care of your skin. Ako naman po, binabati ko po ng good morning si Brother Richard Irfe mula po dyan sa Brazil. At binabati ko rin po ng happy-happy fiesta ng Diyos, yung mga taga-Sitio Palmas po dyan. Hello po sa inyo. Tama din po sa Diyos sa matagumpay po na fiesta ng Diyos. Kay Rian from Montreal, Canada at kay Mamsi, good morning. And of course, Martinez Dental Clinic located at Camia Street, Graman Medical Building, Barangay Dakila, Malolos, Bulacan. They also have another branch located at 3rd floor, RNH Building, Governor Padilla Street, Barangay Poblacion, Plaridel, Bulacan. For inquiries, you may contact 0448139403 or 0969051816. Thank you, Dr. K. Chris Martinez Rota, for taking care of my pearly whites. Martinez Dental Clinic, better smile, better life. Maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nanood sa atin simula kanina po sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas po, magkita kita tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning, Kuya!